Sorry, ano correct ba? Lang kita. Sabi mo tatang Larry ano kasama ni Brother Marco Malyari ha. Huwag mo nang i-edit yun, okay na yun. Brother ko naman yan eh. Ibig sabihin po, yung 48 na part ng 62 years old ko, na-spend ko yon under Felix Manalo's Iglesia ni Cristo 1914. Kaming apat na magkakapatid, I am the youngest, lahat po kami handog sa iglesia. Handog kami sa iglesia. So, until now, ang mga pamangkin ko may nagmi-ministro, mga pangulong mga awit, ang kapatid ko, Jaconesa, ako yung black sheep daw sa family. Wow. May inabutan ko yung napakabait kong boss, mabait na suplado. Yung po si Marco Evangelista. After mamatay yung both parents ko, doon na unti-unti, hindi na ako sumasamba. Tinamad na ako. Ayoko mag-Catholic. I really hate Catholic kasi yan ang kinagisnan ko. Kayong mga Katolik, sumusunod sa aral ng demonyo. Tanong lang ako ng tanong sa kanya hanggang dumating yung time na kinukumpara ko ngayon. Yung pinanggalingan kong aral, kasi wala akong narinig naman sa kanya in terms of official doctrine ng Catholic. Wala akong naririnig sa kanya na against the Iglesia ni Cristo. Nung magkatagpo kami ni Father Anton, parang tinanong niya ako, sabi niya, you have to decide kung gusto mong magkatoliko o hindi. Kailangan mabinyagan ka kasi umuupo ka na sa radyo. This is a Catholic station. So, never, kahit tanong si Brother Marco, never kami nag-argue about religion. Although at that time, alam niyang Iglesia ako. Kasi prior to my employment, na hindi pababayaan ng Diyos at hindi matatalikod ang Iglesia ni Cristo, which is yung tinatag ni Felix Manalo. Doon parang nag-isip ako, yung kay Cristo pinabayaan na talikod, tapos yung kay Felix yun ang babantayan. Yung anak ko mismo yung nagtanong, parang doon ako na ano, yung sabi niya, Papa, bakit mo iniwanan ang Iglesia? Pero to ko Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang sagot ko, bro. Sabi ng Katoliko, pag nawala pa kayo sa Katoliko, napakahirap bumalik. Napakahirap na. Alagaan nyo na. Napakahirap na. Nakasalubong ako sa kalye. Pero alam niya na yung nangyaring pagkakatolik ko. Alam mo sa akin, ano nangyari sa'yo, Brad? Ganun yun eh. Ako naman, siyempre, magkaibigan kami. Kababata ako actually. Magpakita ka sa akin ng talata sa Biblia na ang tagapagligtas ng kaluluwa ng tao ay sugong tao. Pero in terms ng ginamit, number one talaga si Brother Marco. Kaya love na love ko yan kahit inaaway ako minsan eh. Nakaubispo ako ngayon sa edad ko eh. Magpapari talaga ako. Hindi totoo yan. Yes. Pag mayroong nagpo-post against the priest, pini-PM ko yan. Kausapin nyo yung pare. Pag hindi makinig sa inyo, kausapin nyo yung ubispo. Anong masasabi mo doon sa mga gumawa nun sa tatang? Ano sa tingin mo? Sino sila? Simple lang sinabi ko. Sila yung mga taong takot sa diakono at sa ministro. Umiinom ng alak, nagtatago, baka matiwalag. Pero hindi sila takot na makita ng Diyos. O, alam nyo na kung sino sila. O, ganun kasimple lang. Sabi nga eh, hindi natin hawak ang buhay natin. Pag talagang oras mo na. Misa nagbibro kami ni Brother Marco. Yung sabi ko nga, akong pinangahawakan ko, yung buhay may hangganan. Pero yung pananampalataya ko, hindi nyo pwedeng alisin yan. Papatay niyo yung buhay, pero yung pananampalataya, hindi. Pero hindi, ayoko sabihin, di mamatay kung mamatay, sarap kaya mabuhay, brother. Hindi ako pwedeng magalit sa mga kaanib na Iglesia ni Cristo. Mahal na mahal ko sila. Alam niyo bakit? Nandiyan ang mga anak ko, mga kapatid ko, mga apo ko, mga pamangkin ko, mga pinsan ko. Brother, ano yung sa tingin mo pinakamahalagang character na dapat meron ng isang Catholic apologist? Okay lang maging gwapong katulad ko. Alisin lang yung yabang. Hindi, totoo yun. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po with Brother Tatang Larry for this opportunity na mag-guest po namin siya dito sa ating program, Story ang Katoliko. Lord, we entrust him to you. Give him all the wisdom that he need right now. Alam ko, Lord, Panginoon, sa lahat ng mga manonood ng kanyang conversion story, maraming mga taong mabibless, ma-inspire, at talagang lalalim sa kanilang pananampalatayang Katoliko. Lord, we entrust to you all our audience today. Grant them all the grace, the joy,
the peace that they need today. Lord, give us the grace, the wisdom, the protection. Especially, we ask for the intercession of Saint Michael and to our Blessed Mother. All this we pray in Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating Storyang Katoliko. At maraming maraming salamat mga ka-faith sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa ating programa. At maraming maraming salamat for all your prayers and your support to this ministry, to our apostolate. And mga ka-faith, gusto ko rin palang magpasalamat sa napakabuting tao na nag-sponsor po ng ating bagong mic. And also, ng ating external drive na sobrang mahalaga to sa ating ginagawang paggawa ng mga content dahil medyo malaki mga files. Sa nag-sponsor sa atin, maraming maraming salamat dahil sobrang laking tulong nito at marami pa tayong ma-interview. At syempre, importante na mas malaki yung storage natin. So thank you so much for supporting this ministry and I appreciate you so much. And rest assured that I am always praying for all of you. Bago tayo magsimula at bago ko ipakilala sa inyo ang ating magiging guest for today, make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives dahil sobra kayo ma-inspire at mabibless sa ating magiging guest. Matagal nyo na itong inabangan at nire-request ang kanyang conversion story. Kaya syempre, kaya in-invite po natin siya ngayon. Ang ating guest for today ay sobrang magpapalalim sa ating pananampalataya. At hindi lang to basta guest. Dati po siyang member ng INC. Ngayon ay buo niya nang tinanggap ang pagiging isang Katoliko. At isa rin po siyang host sa Apologetica sa Radio Veritas. Kasama niya po si Brother Marco Maliari. Imagine mga ka-faith ang lalim ng kanyang journey at paglalakbay patungo sa katotohanan. At sa journey ito, marami siyang natutunan, mga bagay na gusto niyang i-share sa atin para mas lalo tayong mag-grow sa ating pananampalataya. Tayong lahat ay matuto at ma-inspire. At igit sa lahat, mas lumalim ang ating pananampalatayang Katoliko. So without further ado, samahan niyo ako na i-welcome si Tatang Larry Lamco Maliari. Ave Maria! Ave Maria! Grazie plena. Good evening, Brother Adrian. Thank you very much for having me in your very famous program. Oh. Salamat. It's an honor na makapanayam mo. Yan. Thank you very much. Brother, sobrang nagpapasalamat ako na paunlakan mo ako at ating mga viewers dahil marami nagme-message, nagko-comment sa akin yung after interview ko kay Brother Marco na i-guest kita dito sa ating program dahil napakaganda ng iyong conversion story. Thank you so much at batiin mo yung ating mga viewers, Tatang Larry. Okay, sa lahat po ng nanonood ngayon dito po sa panayam na ito ni Brother Adrian Milag, maraming maraming salamat mga kapanalig, samahan po ninyo kami. At actually, yung nakarang araw na ipinost mo, Brother, binasa ko yung ibang mga tanong, may mga tanong doon. Yes. Na iniwan yung mga followers mo. Yes. Pero later on, ano muna lang tapos para masagot natin yung iba, yeah. Ano man po yung gusto nilang malaman, sa awa ng Diyos, masagot natin yan. Thank you very much sa mga followers mo. Actually, kinulek ko yung mga question na yun. Tapos later on, after interview natin, ay ipa-flash natin yan, Tatang Larry. Sabi mo ha? Sorry, ano correct po? Lang kita. Sabi mo, Tatang Larry, ano, kasama ni Brother Marco Maliari ha? Huwag mo nang i-edit yun, okay na yun. Brother ko naman yan eh. Oh, Brother Marco, pag-ilista pala. Eh, lagot ka. Eh, alam mo, gusto ko lang ipaalam din sa mga followers mo, no? Eh, itong mga last few days, alam po ninyo, kinokontakt ako ni Brother Adrian for the past 4 days, hindi kami magpanagpo. Ngayon lang po kami magpapanagpo. Wala pong script, walang usapan, kung anong pag-uusapan. Ayan. Okay. Ano si Tatang Larry, medyo hindi nag-online mga nakarang araw. Oh, kahit nasa bahay ako, ay alam ni Brother Marco, pinagalitan niya ako, ano ka ba? Kinukontak ka na ni, nung tawagan naman kita, parang hindi ka available. Say ko, ano ba ito? Ay, naku. Anyway, duty. Pero ngayon nagtatagpo tayo, Brother. Tatang Larry, sa ating mga viewers, the first time ka lang nakita,
ngayong araw na to, pwede ka bang magbigay ng short background about yourself? Sino nga ba si Tatang Larry? Doon po sa mga bago pa lang na nakakakita at makakarinig, ako po si Tatang Larry Lamco Malyari. Siguro nagtataka kayo, bakit Tatang? Hindi pa naman ako ganong katanda. Actually, feeling ko, patang-bata pa eh. Pero I'm 63 years old na po, mga kapanalig. Kaya lang po ako tinawag na Tatang, yung grupo po namin doon sa Apologetica when we started the program, ako yung pinaka may edad sa grupo. Ako ang pinaka may edad. Kasama na yon actually. Kaya, tinawag nila ako Tatang. Later on, yun ang naging parang airwave name ko sa radyo. Pag ini-introduce, Tatang Larry Lamco. Kahit saan ako mag-talk, Brother Adrian, basta pag nabi, si Tatang Larry, ako na yon yan. Alam na. Ako po, sa kaalaman po ng ating mga kapanalig, katulad ng binanggit mo, I was born February 1961. So ngayon po ako ay 62 years old na po na ang edad. Kala at, ko, ano lang? Kala ko 32 ano, lang. Kala ko 32 lang. Kailang ganyan, Brad. 62 na tayo. At ako po ay... Nabinyagan, naging Katoliko po nung September 4, 2009. Siguro mamaya natin i-detail yan during our discussion paano nangyari. No? Ibig sabihin po, yung 48 na part nung 62 years old ko, na-spend ko yon under Felix Manalo's Iglesia ni Cristo 1914. Siyempre, nabanggit mo nga yung naging former na naging religion mo nun. So, paano ka napunta sa Katolisismo mula sa pagiging INC mo na nasabi mo nga sa akin na isa kang handog, di ba? Yes. Pag sinabi kasing handog, baka hindi naiintindihan, Brother Adrian, ng ibang mga followers mo, yung mga nanonood ngayon at nakikinig natin, ibig sabihin, inborn iglesia ni Cristo, no, pag handog. So ako po, ang pamilya po namin, ang father ko po, mga matatagal na iglesia. Yung kapatid ng father ko, na si Ernesto Malyari ay isang pioneer iglesia ni Cristo. Isa siya sa mga manggagawa ministro during the time pa ni Felix Manalo hanggang sa time ni Eray Manalo, no? Pero sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa si pumanaw na po yung si Kuya Erning. Yun po ang bunso kapatid ng tatay ko. So, nang ma-convert po ang father ko, kaming apat na magkakapatid, I am the youngest, lahat po kami handog sa iglesia. Handog okay. Kami sa iglesia. So, until now, ang kapatid ko, Diakonesa, may pamangkin akong ministro. Ako po ay nagkaroon ng apat na anak. Ang manugang ko, ministro, pangulong Diakon. Ang mga pamangkin ko, may nagbiministro, mga pangulong mga awit. Ang kapatid ko, Diakonesa. Ako yung black sheep daw sa family. Wow. Napakabigat na sitwasyon. But salamat sa Diyos na nakakaraos ng ganito. Ayun. Isa 'yan sa mga challenges mo, brother. Pero paano ka napunta ng Catholic Church? Paano napunta yung transition mo doon sa pagiging Katoliko? Okay, ganito 'yan. Nung 2001, nakapagtrabaho ako sa opisina ni Senador Alan Cayetano. Taga-tagig yan, kababayan namin, is from Bagong Bayan, ako Lower Bicutan kami, magkatabing barangay kami, Tulay ang Pagitan. That was 2001 kasi hanggang 2007 ako roon. Nung makapagtrabaho po ako doon, inabutan ko yung napakabait kong boss, mabait na suplado. Yung po si Brad Marco Evangelista. Siya po yung imidus ko. Si Brother Marco, during that time, 2001, sumasamba pa po ako. Si Brother Marco, that time, hindi ko pa tinatawag yan ng Brad eh. Hindi naman Brad eh, siyempre, boss ko siya eh. Siya kasi yung head sa district office. Tapos ako po yung, siya yung pinaka-ano eh, pa-assistant siya ni Alan eh. Kasi ano sila eh, personal friend sila ni Alan, ni Senador na dati congressman. That was 2001. Ang nangyari kasi noon, nung nagtatrabaho ako, naging head ako sa isang departamento, yung tinatawag na land concern, siya ang immediate boss ko. Napapansin ko yan tuwing hapon, umaalis. Sa yung office hour,
So tinatanong ko yung mga kasama ko doon, sabi ko, saan pumupunta si Boss Marco? Sabi, eh, nagtuturo yan sa mga simbahan. Ganon. Oh. Ah, so nag-apologetics na siya noon. Oh, at age of 13, tama, oh, si Brother Marco, 2013, ano na yan, bata pa yan, talagang tagapagtanggol na yan, warrior na yan. Alaba na, oo. Oh. So, that was 2001, buhay pa nun ang parents ko, Brad. Sumasamba pa ako, no? Tapos, noong 2001, that year, namatay yung father ko, namatay. After 3 years, namatay yung mother ko. So, 2004. After mamatay yung both parents ko, doon na unti-unti, hindi na ako sumasamba. Tinamad na ako. Ang tawag doon, ng lamig. Hindi ako natiwalag. Wala akong kasalanan sa mga... Actually, hindi sa Diyos. Sa mga manalo, wala akong kasalanan. So, hindi na ako sumamba. So, pero sabi ko noon, I hate Catholic, Brother Adrian. Sabi ko, kahit hindi na ako sumamba, ayoko na sa iglesia ni Manalo. No, sorry for that term, kung may nanonood na iglesia ni Cristo 1914. Ayoko mag-Catholic. I really hate Catholic kasi yan ang kinagisnan ko. Kayong mga Katoliko sumusunod sa aral ng demonyo. Kayong mga Katoliko mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Alam mo ba, at age of 13, magpi-first year high school ako, ako yung one of the youngest sa Sunday school teacher, nagtuturo ako sa pagsamba ng kabataan, ang tawag doon. Kaya bata pa lang kami, natataniman ng kami ng kaisipan to hate Catholicism, to hate the Catholic. Yon. So sabi ko, ayoko mag-Katoliko, ayoko talaga. Hindi lang ako sasamba sa iglesia, pero ayoko mag-Katoliko, magpipray na lang ako directly to God. Parang gano'n na nangyari. Pero, talagang gano'n. Si Brother Marco, yun, ibalik ko kay Brother Marco. Minsan, ako, kasi alam mo, iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo 1914, mahilig yan sa debate, pakipagtalo. So dumating yung time, kami ni Brother Marco nag-uusap, hindi na lang in term of trabaho, being boss ko siya. Nag-uusap na kami tungkol sa religion, nagtatanong ako sa kanya. Wow. Iba yung nakikipagtalo, ha? Ako nagtatanong. Sinasagot niya ako ng maayos. Nagtatanong ka, pagtatanong na pagtatanong or pagtatanong na parang gusto mo lang mag-critics? Hindi. Blind ako dun sa aral ng Katoliko, eh. Ah, okay. So, nakita ko, masigasig ito. May trabaho, maganda. Boss na ito. Bakit nagkaganito pa ito? Diba? So, tinatanong ko siya. Until the time na nag-decide ako na sumama sa kanya. Alam mo, ang ginagawa ko, pag nag-apostulate siya sa mga iba-ibang parishes, noon, hindi pa uso yung digital projector. Naalala mo yung overhead? Yes. Yung meron yung May ilaw, plastic, yung ginalagay. May sulat, ang pentel. Masama ako sa kanya, yun ang trabaho ko. Taga-prepare noon, ako yung nag-aano nung sa widescreen ng mga plastic. Oh, galing! Yan lang ang trabaho ko. Bibit-biting ko yung bag niya pag uuwi na kami. Tanong lang ako ng tanong sa kanya hanggang dumating yung time na kinukumpara ko ngayon yung pinanggalingan kong aral kasi wala akong naririnig naman sa kanya in terms of official doctrine ng Catholic. Wala akong naririnig sa kanya na against the Iglesia ni Cristo. Ah, talaga? Wala naman ganon. Of course, later on, i-explain niya sa akin bakit mali ang iglesia. Pero in terms of mga official dogma, yung mga teaching, for example, bakit si Maria sinasamba niyo? Yun ang tanong ko. Pinaliwanag niyang hindi samba. So nakikinig lang ako. So sa madaling sabit, story short, sumasama-sama na ako sa kanya hanggang nagkaroon siya ng programa sa radyo. Oo. Sumasama na rin ako pag Linggo. Kasi di naman ako... Sumasamba na, eh. Wala na akong obligasyong pag-aabuloy, eh. Bugbog na nga ako dun, eh. Kaya hindi, tinigil ko na yun, eh. Pero walang bumibisita pa sa'yo. Walang parang ganun. Actually, darating tayo dyan. Mamaya, paalala mo lang, ha. Baka makasimutin. Yung tanong na yan, ha. Tapusin ko lang yung kay Brother, yung part ni Brother Marco. Nung magka-programa na si Brother Marco, sumasama-sama na rin ako. Observer lang ako. Later on, ginawa niya akong tagawasa. Yung mga verses. Sabi niya sa akin, "Bro, hindi pa tatang yun, ha? Brad, pwede ka bang tagabasa ko yung mga verses?" Sabi ko, sige. O, di siya lang nagtatapik, ako tagabasa, para style niya si Eli Suryasa. Kung mabasa ko, sandali! At hanggang dumating yung time na pag nagtotalk siya,
pinag-aralan ko, Brad. Tapos, hindi niya alam, nagsisimba na ako. During that time, buhay pa yung aking better half, na si Sister Lourdes, malangit nawa. Yun naman, hindi born iglesia, yung Catholic yon. Nagsisimba kami sa Quiapo at saka sa Baclaran. Yeah. Without knowing ni Marco. Sa tagal ng pagsama ko sa kanya, gumagawa na rin ako ng topic to explain yung mga mali sa iglesia compare doon sa turo ng Biblia. Nagsasalit, nagtotok na ako. Nagtotok. Binibigyan niya ako ng pagkakataon. Until dumating yung time sa radio program, tinutulungan ko na siyang yung sa discussion. Dalawa na kami, katulad nung nandun ka. Ganun na. Yes, yes. Hindi pa ako nabibinya ganun sa Catholic. Oh. Siguro, ano yun eh, 2002, 2003. Oo. Oh. Ako nabibinya ganon. Hanggang dumating yung time na pag hindi siya available, ako na yung umuupo. Ako na yung umuupo sa programa. Amen. Until dumating yung time, ako na ang gumagawa minsan ng topic. Pinapagod lang sa kanya kung okay. Ayun. Oh. Tapos yung si Father Anton, yung presidente ng Regibeta, yes. Oh. Nagsabi yata kay Brother Marco na, oh, Catholic station to, iglesia yata si Brother Larry. No, hindi pa ako tatang noon. Baka malaman niya ng Archdiocese of Manila, ako naman ang mawala dito. So, nung magkatagpo kami ni Father Anton, parang tinanong niya ako, sabi niya, you have to decide kung gusto mong magkatoliko o hindi. Kailangan mabinyagan ka kasi umuupo ka na sa radio. This is a Catholic station. So, yun. To make the story short, nagpabinyag ako nung September 4, 2009. Amen. Dito rin sa Taguig, doon sa Maria, Reina ng mga Apostolis Parish, dito sa Taguig. Meron tayong mga kapanalig na they call themselves convert to Catholicism, yes. But actually, they're born Catholic. Oh. Na ang magulang, sumama sa kabila, tapos paglaki nila, sa Katoliko. Iba ang kaso ko, wala akong binyag na totoo. Wala. Taking yung una eh. So pa yan, binyag saka confirmation. Sinabay na yun kasi ano na ako eh, old age na ako eh. Yes, yes. Naalala ko pa yung paring nagbinyag sa akin, si Father Bet Rabonsa, napakabait na pare. Sabi ko, Father, di mag-undergo rather ako ng ano, yung katikisim, ganun-ganun. Katikisim, oo. Oh. Sabi niya, huwag na kasi, baka sila paturuan mo. Kasi nagle-lecture ka na sa radyo, nagle-lecture ka na ng face-to-face eh. Sabi niya, hindi, wala naman tayong lalabagin, pero it's not necessary kasi nga, nagtuturo ka na eh. Kumbaga, yes, kailangan mo na binyag eh. So, nabinyagan ako to make the story short. Sabi ko nga, lahat ng bagay na ito, talagang ginamit ng Diyos si Brother Marco. Siya yung naging way. Si Brother Marco ang naging way. Kahit tanong mo si Brother Marco, never kami nag-argue about religion. Although, at that time, alam niyang iglesia ako. Kasi, prior to my employment sa opisina ni Senador Cayetano, naging barangay secretary pa ako for 6 years dito sa Lower Bicutan sa Taguig. Si Brother Marco, during that time, aside na kay Senator Cayetano siya, siya rin ang presidente ng Press Corp dito sa Taguig. Yung Press Club dito, si Brother Marco. So, lahat yung pumapasyal sa barangay hall namin para po tayo barangay captain. Nagkakilala na kami before pa. Kaya lang, hindi naman kami ganun ka-close, no? Ibig sabihin, sa akin, yung kay Brother Marco, kumbaga, may para-paraan ng Diyos. Kasi parang si Brother Marco yung ginamit na paraan. Talagang ano ako, kampante ako, never akong nakipagtalo, hindi ko iginiit yung kinagisnan ko. Parang nangyari sa akin, oo lang ako ng oo. I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko mahirap ipaliwanag. Pero, sige, go. Sorry. Anong certain parang question mo yung talagang totally bumasag sa doubt mo sa Catholic Church? Okay. Magandang tanong yan. Unang-una kasi, meron kasi kaming doktrina na yung iglesyang o yung simbahan, I use the term iglesia kasi nasanay ako, pero ang ibig sabihin naman nun, church, di ba? Yung aral sa amin, na kaya nagkaroon ng iglesia ni Kristo na talikod yung itinatag ni Jesus na simbahan. So, dahil may natalikod, kailangan mayroong pumalit. Yes. Parang yung turning point ng doubt ko na doon sa iglesia, pero
parang yun din ang dahilan bakit I hate Catholic, sila yung tumalikod, kayong mga Catholic yung sumunod sa aral ng demonyo. Pero naipaliwanag ni Brother Marco sa akin sa maayos na paraan. Natatandaan ko yung sinabi ni Brother Marco yung sa Matthew 28:20, yung sinabi ni Jesus, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon or katapusan ng ibang version. Yes. So doon ang isip ko, paanong matatalikod kung hindi iniwan ni Jesus yung simbahang itinayo niya, di ba? Amen. Yes, correct. Tapos later on kami, nagkaroon kami ng aral sa iglesia na hindi pababayaan ng Diyos at hindi matatalikod ang iglesia ni Kristo, which is yung tinatag ni Felix Manalo. Doon parang nag-isip ako, yung kay Kristo pinabayaan na talikod, kasi yung kay Felix yun ang babantayan. Nakakuha mo yung correct. Yep. Enlightened ako doon sa pinaliwanag ni Marco na yon. So ngayon ko na-realize, kaya pala inimbento nitong pinanggalingan kong natalikod yung simbahang itinatag ni Jesus para ma-justify yung pagtatatag nila noong 1914. Oh. Doon nag-umpisa, yun ang turning point ko talaga. So, number one yun. Inano talaga yung sa apostolic succession. Kasi pag naputol yun, ano na eh. Yes, isa yun. No? Kasama yun sa na-explain sa akin ni Brother Marco. Kasi noong during the time na iglesia ako, hindi naman namin pinag-aaralan yung mga apostolic succession na yan eh. Wala kami. Basta kami, ang alam ko lang, sumasamba kayo sa ribulto, sa bato. Natamba nyo si Maria. Ginawa nyo yung Diyos si Cristo. Eh, tao lang naman siya. Yan. Yan lang yung thinking ko noon. So lahat lang yan, yung about Mama Mary, about the divinity of Christ, so lahat yun. Yes, pati dinuguan, pati pagkain ng dinuguan, tinanong ko yan kay Brother Marco. Binerify mo ba lahat ng mga sinabi ay, Brother Marco, ganon? Alam mo, Brad, ano eh, palabasa naman ako ng Bible eh, palabasa ako ng Bible, no? Hindi lang ako siguro kasi katulad ni Eli Soriano, kabisado ang kata, pero mali ang interpretasyon. Mali naman. Hindi naman kailangan yun. Pero pag sinabi mo sa akin, nare-remind sa isip ko kung ano yung laman ng talata. Ngayon, pag may pinag-uusapan kami ni Brother Marco, nagte-take note naman ako. Tapos pag uwi ko, tinitingnan ko yung Bible, alam mo bang, ano, yung bininyagan ako, kumbaga, pagkabinyag sa akin, hindi pa naman ako talagang well-versed sa aral ng Catholic, di ba? Tapos, niregalo, nagkaroon ako ng ninang na dating station manager sa Veritas, ng Compendium of the Catholic Church. Yes. Yung para bang summary ng Catechism of the Catholic Church. Katulong din sa akin yun. Binabasa ko yun. Tapos, tapos pag binasa mo, halimbawa yung isang part niya, may corresponding Bible verse, titignan ko, tugma naman. So sabi ko, maayos ito. So yun na. Hanggang lumaon. Tapos mabalik natin, brother, Tatang Larry, yung sinabi mo na finalo up ka ba ng mga kasama mo sa IELTS? Ayan. Binisita ka nila kasi alam ko may ganyan eh, no? Actually, ako, nakatala ako sa Iglesia ni Cristo, yung huling lokal ko, kasi originally, nanggaling ako sa lokal ng Pandakan. I was born in Pandakan, Manila. Tapos napunta kami ng lokal ng Sukat, Barangay Sukat, Muntinlupa. Doon ako nakatala. Pero nung dumating yung time na nagpasya na akong hindi sumamba at dumating yung time na magkakatolik na ako, sa Tagig na ako nakatira. Ang layo. Hindi na nila ako mahanap doon. Hindi nila alam. Pero alam nila hindi ako kumuha ng transfer. Ang tawag nun transfer eh. Para bang butante ka, pagka butante ka ng taytay, lilipat ka ng Tagig, kukuha ka ng transfer para makaboto ka sa Tagig. Sa iglesia meron din transfer. Okay. From so, one local to another local. Hindi ka makakapag samba kung hindi ka na-transfer, ganun. Hindi, pwede naman. Hihingi ka ng resibo, katibayan, na sumasamba ka. Tapos ipapatala ka sa mother local mo. Ganun sila talagang well-monitored yung mga member. Hindi ako nakaranas ng kausapin nila. Although later on, yung sa social media, may nanunumbat na, may bakit ka na ganyan. Ang sa akin, yung nangyari sa amin, yung anak ko mismo yung nagtanong, parang dun ako na ano, yung sabi niya, Papa, bakit mo iniwanan ang iglesia? Pero to ko iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang sagot ko, bro. Sabi ko, alam mo na ako, ayoko naman magkaroon ng hinanakitan tayo. Wala akong iniwanan. I'm sure binalikan ko lang yung pinanggalingan ng mga ninuno natin. As simple as that.
hindi na ako nagpaligoy-ligoy kasi siyempre anak ko yun eh, di ba? Yung sabi ko, sabi niya, Papa, bakit mo iniwanan ng iglesia o iglesia ni Kristo? Ang sagot ko, wala akong iniwanan. Binalikan ko lang yung pinanggalingan ng ninuno natin. Amen. Wow. Ganun kasimple lang. Nung pagka-lipat mo sa Catholic Church, brother, ano yung sa tingin mo challenges na na-experience mo? Meron bang mga persecution? Doon sa mga Katoliko na nakasalamuha ko, nagpapasalamat ako, winelcome nila ako, welcome na welcome talaga. Amen. Oo. Ang sa totoo lang hanggang ngayon, yung burden ko yung tungkol sa pamilya ko. Yung tungkol, ang dami nagtatanong. Actually, siguro uunahan ko na yung kung nag-take note ka na doon sa mga question, yes, doon sa notes mo. Yan. Ang isa diyan yung kung anong turning point ba't ako nag-Catholic from Iglesia ni Cristo, yung mga ganun. Alam ko rin yung mga kapanalig, ang isang mabigat. At may nagtanong pa, yung daw bang pamilya ko ay mga iglesia pa? Yes. Parang may tanong eh. Ang totoo po, halos ang pamilya ko ay nasa iglesia sila. No? Kasi ang anak ko apat, dalawang lalaki, dalawang babae, lahat sila ngayon sumasamba. Pero may anak ako nang parang nagbalik loob, pero before, nagpabinyag na yun ng anak eh. Nagpabinyag ng anak. Pero ayoko siyang pwersaing magkatoliko. Kaya lang naobliga siya dahil yung wife niyang Catholic, gusto mo binyagan yung anak. Parang ganun. Pero hindi siya nagsisimba, ayokong gawin. Ngayon, pag may nagtatanong nga sa akin, bakit ayaw mong kausapin, kumbinsihin ang mga anak mo na mag-iglesia? Ako naman, doon sa mga nagtatanong ng ganun, sana maunawaan po ninyo. Ako mismo ang nagpalaki sa kanila sa aral na yan. Ako, sa bilang tatay. Kasi during that time, INC pa naman ako, di ba? Tama lang naman. Kaya sabi ko sa kanila, siguro ipaubaya ko na lang, pinagdadasal ko sa Diyos, ipaubaya ko na lang sa guidance ng Holy Spirit, yung kung kailan yung right or proper time na umalis sila dyan at sumama sa akin. Amen. Kasi pag kinausap ko sila, mauobliga akong sabihin sa kanila yung mali na ipinalaki ko sa kanila. Nahahantong yon doon sa hidwaan ng pamilya. Eh katulad ko, sino bang makakapagsabi na devoted INC ngayon, devoted Catholic? 100% talaga. Kaya sabi ko, kung paanong nag-work sa akin yung Holy Spirit, let the Holy Spirit work for them in the proper time, in God's time. Amen. Yun lang ang sinasagot ko, di ba? Yung nasa 1 Corinthians 2:10, tinatawag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no? Yung mga dapat maglingkod sa Kanya, yung sinasiyasat ng Espiritu Santo, ganyan ang tao, pag nararapat, ang Espiritu Santo ang gumagalaw. Kahit gusto ko pag-Catholic, kung hindi ako karapat-dapat at walang guidance ng Holy Spirit, wala ako dito ngayon. Naalala ko sa iyo yung story din ni Kate Nestor, yung taga ibang bansa. From Protestant siya ng malaking simbahan nun, tapos Catholic na siya ngayon. So, yung buong pamilya niya talagang ever since Protestante. Tapos nung naging Catholic siya, yung wife niya lang tsaka yung siya lang, sila lang dalawa yung na-convert, pero yung mga anak nila ayaw pa. So, yun din yung parang struggle niya, pinagdadasal niya na mangyari. Parang hindi niya pinoforce eh, kasi ayaw niya daw masira yung relationship. Mahirap talaga, katulad sa party ko, brother. Halimbawa, wag na wag mangyari, magkaroon kami ng konfrontasyon ng anak ko. Ayoko magkasala yung anak ko. Alam mo kung bakit? Pag nagkaroon kami ng konfrontasyon, magkakasala siya. Kasi sasabihin niya sa akin, kasi yung kinalakihan niya pa, pag hindi ka bumalik sa iglesia, hindi ka maliligtas, mapupunta ka sa dagat-dagat ang apoy. Imagine, tatay niya ako, sasabihan niya ako ng ganun. Magkakasala siya without her knowing na nagkakasala siya. Dahil hinahatulan niya sariling magulang niya. So ayoko mangyari yun sa mga anak ko. Kaya ayoko sila kumbinsihin. Pinagdadasal ko lang sila. Bahala ng Espiritu Santo. Sabi ko nga eh, Diyos sa mga nakikinig, nanonood, basahin niyo po yung Roman 8:26-32. Napakaganda. Diyos sa verse 30, maganda yon.
itinatalaga ng Diyos, tinatawag niya yung para sa kanya, para lumalhati sa kanya in God's time. Kaya nga sabi ko nga, yung mga pinanganak na Katoliko, pag nawala pa kayo sa Katoliko, napakahirap bumalik. Napakahirap na. Alagaan nyo na. Napakahirap na. Tama, yung mga cradle Catholic. Oo, mahirap. Wow. Pero brother, sa mga kapatid mo dati sa INC, ano yung tingin mo worst na na-experience mo sa kanila after mong bumalik? Kasi ako, marami ako naging classmate during ano, nag-aaral ako noon sa New Era, 1972. Marami ako mga batchmate, classmate. Hindi na iiwasan yung mga banding-banding, yung mga... Oh, yun, tama, reunion. Parang reunion na small group. Alumni. Actually, hindi na uso dun yung mga big-time alumni homecoming Parang grupo ko. Sa New Era ka pala nag-aaral, Nakapag-aaral ako. Yeah, tapos hanggang dumating na yung time, noon naman wala pang social media, ang cellphone noon, di ano pa yung analog pa, yung cellphone noon. Meron pa magnanakaw. Meron pa yung parang sabon na safeguard, ang korte, yung boss ba yun? Dito pa yun. Inabot ko lahat yan, yung 3210 ba yun? 3210, alam ko yan, nagkakalakan yan dun ha. Dati may communication kami ng mga classmate ko, tapos later on, nawala na, hanggang sa nawala na. Well, one time nandun ako sa Pandakan, ano ba yung ginagawa ko ron? Parang magsisimba ako, piyesta sa Pandakan, Santo Niño yun. May nakasalubong na isang kababata ko. Oo, yun ang sunog na simbahan. Yes, Pandakan yun. Santo Niño de Pandakan, dun ako eh. Ito na, may program na kami ni Marco, no? Nagpaalam ako na may sasamahan ako mamimiesta. Kasi dati hindi naman ako namimiesta eh. So maka-experience ako. May nakasalubong ako sa kalye. Pero alam niya na yung nangyaring pagka-Catholic ko. Alam talagang sa akin, ano nangyari sa'yo, Brad? Ganun yun eh. Ako naman, siyempre, magkaibigan kami. Kababata ako actually. Yung sabi ko, okay lang. Ito, nag-Catholic ako, ganun. Inunahan niya ako, binira niya ako. Ito naman, alam mo naman hindi malili. Yung mga ganong banat, alam mo naman, pumunta sa dagat-daga. Pinipilit ko, pero sinagot ko na lang siya. Sabi ko sa kanya, sabi ko, mag-aral ka. Sabi niya, hindi, nag-aaral ako ngayon ng ministerial. Kasi nung maghiwalay kami, high school days college na siya nung nakita kami. Nag-aaral daw siya ng ministerial. Sabi ko, simple lang sinabi ko, Brad Adrian, magpakita ka sa akin ng talata sa Biblia na ang tagapagligtas ng kaluluwa ng tao ay sugong tao. Patutunayan ko sa iyo, ang sinugo ay Diyos dahil walang karapatan at kakayanan ng taong iligtas ang kanyang kapwa-tao. Oh. Binigyan ko siya ng mga verses kung ano yung pwede niyang pick-upin. Sabi ko sa kanya, mag-aral ka rin. Sabi ko, huwag kang masyadong magpakatali doon sa pandoktrina. Kailangan yung both side ng coins, pag-aaralan mo din naman paminsan-minsan. Sabi ko sa kanya, sabi ko. Sabi niya, hindi, malabo yung sinusay. Sabi ko, simple lang, basahin mo yung Tito, 2-3. Sulat mo. Basahin mo yung Lucas 1:47. Mali na yung mga nakalagay dun Si Mama Mary mismo nagsabi, Diyos na aking tagapagligtas. O di Diyos ang tagapagligtas, sino ba si Kristo? Sinugo ng Ama para magligtas. O, sabi ko sa kanya, katulad sa Tito, inaantay natin, dakilang Diyos at tagapagligtas. Sabi niya, hindi, ang tinutukoy na Diyos dun, ang Ama, ang tagapagligtas si Kristo. Dahil doon sa salitang at. Sabi ko sa kanya, ikaw naman, inaantay natin eh. Bababa ang Diyos dahil ang Ama sa lupa, ba't galing ba siya rito? Hindi naman eh. Tama. Inaantay natin, tagapagligtas na Diyos, si Kristo yun. Siya yun ang galing, kaya nga tawag natin second coming. May first coming na siya nung ipinangana. Ganon. Tama. Hindi siya umiimik. Sabi ko, sige, pag-aralan mo yan. Tapos piningin niya yung number ko, gano'n. Hindi naman ako tinawagan or hindi na ako tinis. Kasama mo niya si Brother Marco? Yes, that time. Ayoko sana, ayoko makipagtalo. Siyempre, nakukonsensya din ako. Para bang, porkit na lamang ko na yung totoo, para bang nagyayabang ako sa kanya. Pero kailangan minsan ganunin mo na rin Binanatan ka kagad straight to the point parang ganun sila, Brad, walang pakundangan. Personal ka agad pinersonal ka na di ba? Ito, bibigyan kita ng example. Halimbawa tayo, Brad Adrian, magkababata tayo.
more than brother tayo. Although by blood lang na tayong relationship. Pero magulang ko parang magulang mo. Ang magulang ko, magulang mo. Vice versa. Pero it's just happened, pamilya kami na iglesia. Kayo hindi. Pero mas malaki ang naitutulong ng pamilya mo sa pamilya ko. Biglang sasabihin ko, God, attend ka naman sa doktrina namin. Siyempre, parang aayaw ka. Kumbaga, nanay, nakumbinsi ko si nanay. Nanay mo, nanay tawag ko. Nay, attend ka naman sa doktrina. Pumayag nanay mo, pero ayaw mo. Eh, hindi mo mapipigil. Sipin mo, nanay mo, more than brother tayo. Yun yung nakatulong sa pamilya ko. Pagdating sa kapilya, iimbitahan ko, maririnig niya doon. Kayong mga Katoliko, sumusunod sa aral ng demonyo. Kayong mga Katoliko, hindi maliligtas. Mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy. Di ba, ano na yun? Pero sila, walang pakundama. Ipagpapalit kahit magulang. Doon ako nalulungkot. Masama isalba lang yung pananampalataya. Huwag na tayo lumayo. Ano ba yung nangyari ngayon sa pamilya Manalo? Sino nagpakulong kay Penny? Ang anak. Sino nagpakulong kay Angel? Manalo, nandito ngayon, malapit sa akin sa bagong diwa. Nakakulong. Na di umano na nahuli ng mga armas. Integration, multiple, hindi isang armas. Ano tawag ko yung parang armada na. Eh, planted yun. Kahit na marinig sa kalsa. Kala ko nandun pa rin siya sa kandang sora. Itipin mo, nanay mo, ititiwalag mo. Kapatid mo, ipakukulong mo. Para lang makatain mo yung position mo. Sad. Ganun sila, walang pakundangan. Mali yung pagtuturo na narinig nila. Sa naging conversion mo sa pagiging Katoliko mo, Tatang Larry, ano yun sa tingin mong karanasan mo sa mga sakramento na talaga nagbigay ng impact sa'yo? Halimbawa, confession or Eucharist? Halos naman lahat. Siyempre ako, number one sa akin, dahil may edad na ako nung ako'y mabinyagan, no? Parang sa akin, yun yung birthday ko eh. Yun yung birthday ko eh. Yung sa feeling ko, yun yung birthday ko eh. Although I was born February 19th. Pero September 4, parang feeling ko mas joyful ako on that very day. Ito lang parang, yan, kakatapos lang. Siyempre lahat naman ng sacrament, love ko yan. Kaya lang, talagang yung ko naramdaman yung gawa ng Espiritu Santo nung binibinyagan ako. Walang kahit katiting na doubt sa isip ko. Tanggap lang ako ng tanggap. Hindi ko alam. Umiiyak ako, hindi ko alam bakit. Wow, ganda nun. Curious ako, ano yung naging experience mo sa unang confession mo? Meron bang resistance ka noon? May ganun bang... Actually, to be honest with you, isang beses pa lang ako nag-confess. Hindi ko nababanggitin kung sino yung pare. Oo. Siguro pwedeng sabihin ng mga Katoliko, tatang para namang... Ano eh, dapat linggo-linggo, di ba? Pero ano, actually, I'm planning for another, ano. Siyempre, sana maunawaan niyo po ako kasi marami akong adjustment sa sariling ginagawa. Marami akong adjustment na ginagawa. Pero papunta tayo dyan, kahit araw-arawin ko po yan. Sana maunawaan niyo ako. Hey, lahat naman tayo nagkakasala. Alam ko ko yun. You're work in progress. Kasi hindi naman overnight eh, ganun kadali. Eh, wag niyo po kakalimutan, 48 years ako. Mahirap. Sa kabilang ako. Ngayon, nasa ilang taon pa lang ako, 14 years. So, sana maunawaan nyo. Pero kumakain po ako ng dinuguan. Kahit alam kong bawal ang dinuguan, pag walang puto. Amen. Pero, kamusta naman ngayon ang relasyon mo kay Mama Mary? Yung devotion mo sa kanya ngayon? Sabi ko nga, kahit may edad na ako, pag naaalala ko ang magulang ko, umiiyak pa rin ako dahil bunso ako eh. Pero ang sarap maging Katoliko kahit ulila ka, may nanay ka. Yun ang sumbungan. Every time I pray, hindi mawawala yung kanyang intercession siyempre. Sinasabi ko, including the prayer of Mama Mary for me and for others, in Jesus' name. Ganun. So, lahat yan ay ginaid ka lahat ni Brother Marco. Evangelista. Yung iba, siyempre, hindi naman lahat ng bagay. Pero ako, kumbaga,
siguro pwede ko sabihin 70% ng being Catholic ko siyang siya yung nagturo sa akin halos. Kasi wala namang ibang pwedeng nagturo sa akin kundi siya. Siya yung ginamit eh. Siya yung ginamit si Brother. Kaya malaking utang na loob ko kay Brother Marco. Siyempre, alam naman na yan. Common na yun. Siyempre, una sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero in terms ng ginamit, number one talaga si Brother Marco. Kaya love na love ko yan kahit inaaway ako minsan eh. Nanonood yun. Sabi niya, Brother, tatay, shout out. Ano shout out? You're part of my life of being a Catholic. Oh, wow. Shout love you, Brother Marco. Nanonood siya ngayon. Oo nga. Sa journey mo sa pagiging, di ba, na-convert ka na, meron bang point sa buhay mo, Tatang Larry, na parang nagduda ka pa, meron pa bang ganung pangyayari, or talaga all-in ka na sa Catholic Church? In terms of doctrines, kasi nagtuturo na rin naman ako sa awa ng Diyos, ginagabayan ako, meron lang akong, ito, sabihin ko na, walang particular, minsan may mga frustration ako. Alam mo ba, sabi ko sa sarili ko, minsan nagbibiro lang kami ni Brother Marco, siguro kung pinanganak akong Katoliko, naka-ubispo ako ngayon sa edad ko eh. Magpapari talaga ako. Hindi totoo yan. Yes. Marami kami kaibigan ni Brother Marco ng mga pari. Actually, marami. Lalo sa Diocese of Cabanatuan. Parang mga kapatid namin, mga pari dyan eh. Na kami pa-balik eh. Lagi. Minsan may mga paring kabiruan namin. Sasabihin ko, Father, swerte ka. Hindi ako pinanganak na Katoliko. Bakit? Kasi malamang ako obispo mo, hindi ka obra sa akin. Binibiro ko. Ngayon, sabi ko, bakit may frustration ako minsan? Mahal ko ang pare. In fact, sa social media, pag may merong nagpo-post against the priest, pini-PM ko yan. Kausapin niyo yung pare. Pag hindi makinig sa inyo, kausapin niyo yung obispo. Hindi naman solusyon ang social media. Correct. Di ba? Tapos minsan, ito, babanggitin ko na, may nagtatalo. God died. Literally, God died. Yes. Ano ba yung isa? Figuratively. Both kapatid yun. Tapos, maghahamulan sila ng debate. Nakakalungkot. Yun ang ano ko, yun ako na minsan nalulungkot na minsan nga hindi na ako nakapagpigil, sabi ko, tumanda na kayong Katoliko, hindi kayo nakakatulong sa ginagawa nyo. Eh nagsalita na, sa pagkakaalam ko, may official na aral na sinusunod, kung ano talaga, pero wala, doon minsan ako napoprostrate ako, pero hindi para sabihin, bumaba yung pagkakatoliko ko. Hello, hindi kayo magliligtas sa akin, ano? Kaya lang, paano na yung pagkakatolikong siguro sabi natin kulang sa kaalaman, mahina ang pananampalataya. Di ba, madi-discourage. Sabi ko nga, hindi kayo nakakatulong. Yun yung parang, sa ngayon na, yun yung ano ko. Nalulungkot ako pag nakakabasa ako. Isa ako sa iyo dyan, bro, Tatang Larry. Pag nakakita ko ng ganyan, parang, ano ba yan? Sabi nga, kung ayaw mong tumulong, wag ka na mamirwisyo. Wag ka na tumulong, okay lang, fine. Magsimba ka na. Magsimba ka. Pero, wag ka na mamirwisyo, yung magdadamay ka pa ng iba. Yun lang nakakalungkot, bro. Yun lang naman. So, wala akong, yung sabi mo, baka may doubt pa ako sa aral. Okay, wala. Ganyan. Wala. Basta ako, ano yun natin sa Catechism of the Catholic Church, in accordance with the Bible, dun lang ako, hindi ako lalabas dun. Dun lang ako, hindi ako gagawa ng sarili kong daanan. Kasi pag binasa ko sa Catechism of the Catholic Church, nandun yung mga Bible verses eh. Papunta ka sa Biblia, pag mali, dun ka mag-isip. Eto, yung tama naman. Correct. Sabi ko, kompleto naman tayo eh. Saka alam mo, isa sa nagustuhan ko, kahit pag nagsisimba ako, nituldok, wala kang maririnig sa paring magsalita against any other sekta. Yung mga kulto-kulto, wala talaga. Kahit pag nag-homie sila, natural lang, sa katulad naming mga apologists, ang layo naman namin. Kailangan lang i-bulgar namin yung mali para hindi kayo makabiktima. Oo. Pero, asagot lang kami kung kailangan at ibunyag kayo, pero hindi kami umaatake.
Pero ako sa mga pari natin talaga, kahit sa homily, hindi sila, wala, talaga wala. Ganun sila kabait talaga. Kasi ego, bro. Priest, Tatang Larry, ano masasabi mo kay Father Nilo? Ay, sumalangit na wala. Manalulungkot ako. Hindi ko alam, parang weeks lang. Prior doon sa pagpatay sa kanya. Nandun kami, magkakasama kami. Kausap namin. Grabe. Kasi bago yung schedule noong debate na yon, nagkaroon muna siya ng mga parang public expose sa mga public places. Yung una, si Brother Marco nakasama niya. Tapos yung pinakahuli, bago nga yung napatay siya. May collaboration na kayo na nangyayari nun. Kasi nung magkaroon na siya ng parokya, ini-invite niya na kaming mag-apologetic. Masigasig siya. Kasi si Simon, dati siya, hindi pa siya umawak agad ng parokya. Siya ang presidente ng Immaculate College of the Immaculate Conception sa Kabanatuan. Siya presidente. Ano yun eh, Archdiocesan School yun. Diocesan Rather School. Yes. Tapos nung magkaroon na siya ng parokya, nagkaibigan na namin siya nung nandoon siya sa Immaculate Conception. Nagtotok kami doon sa mga estudyante na apologetic na. Kaya nung magkaroon siya ng parish, naging parish priest na siya, napalitan na siyang presidente doon. Ini-invite niya kami ni Brother Marco. Hanggang dumating na nga yung mismo siya na ang tumatayo. Yung huli niya doon sa harap ng mismong munisipyo ng Zaragoza. Kasama niya ako. Yung una doon sa isang barangay, si Brother Marco, doon sa Carmen yata. Tapos yung huli ako, yung bago siya napatay, doon kami sa plaza. Wow. Yeah. Ano masasabi mo yung nangyari sa kanya? Sa mata ng tao, sa pakiramdam ng tao, masakit. Pero kung ang titignan mo, yung mismong pangyayari, napakaswerte niya sa akin. Martyr. Alam mo bakit? Yes. Direct hindi man siya ibarang martyr officially. Pero mararamdaman mo sa sarili mo kung paano nagbuwis ng buhay yung tao. Diba? Diba? Kakaiba talaga. Amen. Kaya lang. Inspiring. Kaya nga sabi ko nga, yung mga gumawa niyan, makakaligtas sila sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, hindi sila makakapagtago. Isa nga may nagtanong sa akin eh. Hindi ko ba manggitin na? Anong masasabi mo doon sa mga gumawa nun sa Tatang? Ano sa tingin mo? Sino sila? Simple lang sinabi ko. Sila yung mga taong takot sa diakono at sa ministro. Umiinom ng alak, nagtatago, baka matiwalag. Pero hindi sila takot na makita ng Diyos. O, alam nyo na kung sino sila. O, ganun kasimple lang. Alam ko yan eh. Kasi ako, galing ako dyan eh. Noong araw, hindi naman ako santo, umiinom ako ng alak, totoo yun. Pero nagtatago ako kasi baka pag nakita ako ng diakono at ng ministro, ititiwalag ako. Ngayon ko lang nalaman, nagtatago ako sa kanila, ngayon ko lang nalaman kahit saan pala ako magtago ang Diyos, nakikita pa rin ako. Internet, ititiwalag noon. Ibig sabihin, wala akong kasalanan. Yes, mapupunta ako sa langit, sa bayang banal, hindi ako natitiwalag. Pero ang totoo, patago. Kaya sabi ko nga, ipokrito talaga kaya INC. Ipokrito. Sorry. Pero bro, di ba, alam naman natin yung every Sunday, yung Radio Apologetica nyo ni Brother Apo. Marco. 13 years? Ganun na kayo katagal? Ano na, 17 yata ako. 16, 17, sorry. 17 yata, kung di ako nagkakamali. So, ang tagal na, as in, grabe, no? So, sa ginagawa niyong pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko, may times ba sa part mo na di ka ba nakaramdam ng parang fear, takot? You mean yung mga banat nyo sa ibang sekta? Especially sa mga, alam natin, yung mga may very influential na pinanggalingan mo. Sabi nga eh, hindi natin hawak ang buhay natin. Pag talagang oras mo na. Misa nagbibro kami ni Brother Marco. Yung mga pananakot na yan, yung mga text na yan. Kaya parang mga ganun ba? Na instances? Para kumakain lang kami ng butong pakwan. May mga nananakot din. May mga ganyang pangyayari. Directly, indirect, ganun. Minsan, may mura yun, namu, ganun. Sana mahulog ka sa agad pagtapos ng programa. Ganun. Manda ka yun. Kay Marco, manda ka. Kilala ka namin. Ganun. Hindi naman mawawala yan. Lalo sa amin.
Eh, katwiriti naman, ayoko pang mamatay, of course, ayoko pa. Pero, sabi ko nga, akong pinangahawakan ko, yung buhay may hangganan. Pero yung pananampalataya ko, hindi nyo pwedeng alisin yan. Oo. Mapatay nyo yung buhay, pero yung pananampalataya, hindi. Pero hindi, ayoko sabihin, eh, di mamatay kung mamatay, sarap kaya mabuhay, brother. Sa totoo lang. So, sa mga ganun, mga part ng buhay, paano mo ina-handle yun, yung mga ganung threat? Ako, nag-iingat at ipinagpapasa Diyos. Nag-iingat at ipinagpapasa Diyos ko na lang, ganun. Alam mo, parang naiisip ko yung nangyari kay Father Richmond. Don't tell me hindi maingat si Father Richmond. Bago niya ginawa yan, pinag-aralan niyang lahat yan bilang isang pare. Pero may hangganan ng buhay ng tao. Iba lang ang paraan kung paano tayo mawawala. Kaya sabi ko nga eh, swerte ni Father Richmond. Natutuo lang na masakit bilang tao dahil may miss natin siya, di ba? Yes. Pero, alam natin, kailangan niya. Copy tayo. Alam mo kaya ako nagkakape kanina bago mag-umpisa, nininervyos ako. Nakakaalis na ng nervyos. Ako nga nag-nervyos din sa'yo eh. Mas para siya si Maximilian Kolbe. Yan ang ano ni Brother Marco, Maximilian Kolbe. Oh, yung ano niya, favorite. MI siya eh. Ako, lahat naman ng santo, gusto ko eh. Pero pinaka-favorite ko, alam mo ko sino? Si Saint Paul. Saint Paul. Saint Paul, the Apostle. Ah, kasi yung, di ba si Saint Paul, siya yung bago tinawag, manguusig siya. Yes, during his time, di ba, mga Kristiyano, kinakalagkad niya sa labas ng bahay, pinapatay niya, pinapahirapan, pinahuhuli doon sa mga Roman soldiers, yes. Manguusig. Ako, hindi naman literal na physical, pero verbally, manguusig din ako. Pero time comes, sabi ko nga, pag kinuha ka na para maglingkod sa Diyos, wala kang magagawa. Hindi ka pwede tumanggi. Ano yung pinaka-worst na nagawa mo nung INC ka pa sa Katoliko? Ganyan. Ano yung worst na tingin mo nagawa mo nun? Na persecution? Wala namang mabuti eh. Unang-una, laman ng puso at isip ko ay hate Catholic eh. Ang tingin ko sa inyo, mga sumusunod kayo sa aral ng demonyo eh. Paimbabaw. Pag magkaharap tayo, paimbabaw. Lalo na pag-i-invite kita sa pamamahayag, mabait ko. Pero deep inside, itong taong to, ano to, mapupunta sa impyerno to, sumusunod sa aral ng demonyo. Lalo na pag-ilabasan yung magsisimba, sa isip lang ha, hindi nagsasalita, nakatingin yung mga iglesia. Ayan, yung mga kampo ni Satanas, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag nila din na itutuo yun, dahil alam ko yun eh. Sabi nila, naaawa lang daw nila, kaya sila nag-aayaya. Hindi, kailangan lang nang dumami. Kaya sila nag-aanyaya. Yan ang realidad. Pero yung paghatol nasa puso nila. Ang problema lang, yung nalalagyan nila eh. Minsan may nagtanong sa akin eh, ano, Adrian eh, Brad, sabi, Tatang, ba't galit na galit ka sa mga iglesia ni Kristo? Alam mo, sagot ko, hindi ako pwedeng magalit sa mga kaanib na iglesia ni Kristo. Mahal na mahal ko sila. Alam niyo bakit? Nandiyan ang mga anak ko, mga kapatid ko, mga apo ko, mga pamangkin ko, mga pinsan ko. Galit ako, hindi sa miyembro. Galit ako sa aral, saka doon sa pamilyang nagpayabong ng panluloko. Sa mga manalo na yan. Diyan talaga 100% galit ako. Yun, ganun ka, ano lang. Hindi ako pwede magalit sa kanila. Di parang galit ako sa anak ko. Napakawalang yung ama ko naman. Di ba? Ako pa nga ang takot eh. Sana wag sila magalit sa akin. Totoo yun. Siyempre, at my age eh. Ayoko nandun natin ma-stress pa ako eh. Tama. So, may plano ka ba maging permanent deacon someday, brother? Siguro, at my age eh. Parang ano na. Hindi ko alam kung gano'ng kahaba pa ibibigay ng Diyos na buhay sa akin. Gusto ko, pero siguro, ano na, magdilang ang hika, Brad. Gusto ko yan, gusto ko yan. Huwag na may ugod-ugod na ako, ha. Baka magpahirap pa naman ako sa iba. Nee, pero maganda yung tanong mo. Siguro kung ngayon, nasa mga 40 ako, 45, gagawin ko eh. Pero 62 na ako, siguro I'm too old for that, ano. Tatang Larry, anong advice mabibigay mo sa mga Katoliko medyo hesitant na mag-share sa kanilang faith
ano yung mga first step na pwede nilang gawin? Hindi. Yung ang sinasabi ko, doon sa mga kapwa natin Katoliko, mga kapanalig, yung iba kasi, akala nila, para masabing Katolikong Katoliko ka na, kailangan preacher ka, nagpipreach ka. Ganun, di ba? Hindi po. Yun lang pag-aralan mo muna para sa sarili mo. Alamin mo muna yung lalim ng kagandahan ng aral ng simbahan. Nakakatulong ka na sa simbahan at sa kapwa mo Katoliko. Nakakatulong ka na. Nakakatulong ka na. Yun lang, hindi ka maging sakit ng ulo ng parokya mo, nakakatulong ka na. Tama. At yung hindi mo inilalagay sa panganib yung sarili mo, nakakatulong ka na. Kung iniisip natin ang pagiging Katoliko para masabing mahusay tayong Katoliko, tutulong tayo sa kapwa Katoliko, tuturuan natin sila, turuan muna natin yung sarili natin. Hmm. Yung sarili muna natin. Tatandaan po natin, may kanya-kanyang kaloob ang tao. May kanya-kanyang kaloob. No, yun ang term dyan. Kaya nga tayo nasa isang katawan eh. Sabi nga, maraming mga sangkap ang katawan. Ang katawan, yun yung simbahan. Tayo yung sangkap, yung part of the body. Yes. So ang sangkap ng katawan, may kanya-kanyang gawain. Para din yung internal organ natin, yung sangkap. Iba yung atay, iba yung preso, iba yung balunan. Ganon din tayo mga miyembro na sangkap. May pari dyan, may obispo dyan, may layman dyan, may preacher dyan, may plugger dyan, may apologist dyan. At merong, sabi na natin nga, plain member na tagasimba. I use the term tagasimba. Pero hindi maliit na bahagi ang tagasimba. Kasi useless lahat ng namumuno sa buong iglesia o simbahan kung walang nagsisimba. So, malaki ang ginagampanan ng mga miyembro. Sila yung dahilan kaya may simbahan. Yan. Yeah, we are one body of Christ. We are all part of a big family. The Militant and the Triumphant Church. Kaya tandaan natin, walang preacher kung walang tuturuan. Tama. At kayo yun. Mahalaga kayo. Hindi tayo pwede lang maging preacher. Sino yung tuturuan mo? Di ba? Gulo nun. Kasi, ay ako, taga-simba lang. No, huwag mong sabihin, taga-simba ka lang. Ikaw ang dahilan, kaya may simbahan. Kaya nga simbahan. Oh, kailangan may magsisimba. Oh. Yung manatili ka ron, yun ang pinaka. Manatili ka ron. Yun ang pinaka-importante ron. At Tatang Larry, paano mas effective na mag-reach out ang simbahan ng mga tao na naghahanap ng totoong pananampalataya? Sa akin, sa nakikita ko, hindi man lahat. Alam mo, malaking bagay, hindi dahil nandito ko sa field ng apologetic, kasi although apologetic, may iba-ibang field pa rin yan eh. May iba-ibang level yan eh. No? Iba-ibang klase yan. Simbahan, ano yan, may pagkakonservatibo yan eh. Di ba? Ang simbahan, tanggapin natin, yun ang realidad. Pero ngayon, ang simbahan natin, nakikisabay na doon sa agos ng panahon, nagiging open na. Marami nang katulad niya apologetic. Dati, maraming hindi tumatanggap niyan eh. Even the priests themselves, minsan ayaw nila niyan eh. Pero ngayon, iba na. Iba na. So, kumbaga, ang simbahan na sumusunod na doon sa kalakaran. Ako sa akin personally, ang apologetic, napakahalaga. Napakahalaga. Talagang suportahan ito ng mga pari, ng mga obispo. Lalo na kung yung mga lay people, katulad namin, nagsisikap, makatulong. Bagamat, ako sa akin, para sa akin, maliit na paraan. Pero minsan, pag may kausap akong pare, sinasabi, hindi po, napakalaking bagay ng ginagawa ninyo. Kasi nasasabi niyo yung namin pwedeng sabihin bilang mga pare. So, yun sa akin, yung nabubuksan yung pintuan na ang mga tagapagtanggol ng pananampalataya nabibigyan ng pagkakataong makatulong ng simbahan mismo. Basta wag lang darating sa puntong apologist to apologist na nagtatalo, sana tanggalin, mawala. Sana mawala. Pero tingin ko, isang hakbang 'yon, yung binibigyan ng yung mga lay people na katulad naming mga nagtuturo. Binibigyan ng pagkakataon ng mga obispo para sa mga parokya. Amen. Malaking bagay. Tama. Malaking bagay po. Yes. Kumbaga pag may suporta ng mga leader ng simbahan, mas madaling magawa 'yung trabaho 'di ba?
Kumbaga kaya na nga merong ay sorry po. Sige. One time, babati ko lang. Walang particular na kung sino. May kinausap kami. Kami ni Brother Marco na gusto naming mag-apostolate no, a certain parokya. Alam mo, sagot sa amin. Ako, hindi na, nagtuturo din ako niyan. Okay na. Alam mo, eh nung bago pa akong Catholic na na-prostrate ako, sabi ni Marco, huwag mo nang pansinin, Brad. Huwag mo na, hindi pare-pareho ugali. Ano lang yung pass na yon? Pass na yon. Naka-encounter kaya kami ng ganun ni Marco. Siyempre sa akin, big deal yun. Marco, tawa yung rejection. Si Marco, tawa-tawa lang si Brad Marco eh. Pero ako, dinamdam ko kaya. Sabi ko naman, masanay ka na. Hindi pare-pareho ugali. So alam ko na ngayon. And speaking of being an apologist, brother, ano yung sa tingin mo pinakamahalagang character na dapat meron ng isang Catholic apologist? Okay lang maging gwapong katulad ko. Ayusin lang yung yabang. Hindi. Hindi, totoo yan. Ang number one talaga, alam mo ano eh, tukso talaga yung yabang eh. Minsan pag ang tao sumobra ang husay, na nangingibabaw yung yabang. Sorry po for the term. Kasi at my age, hindi ko na kayang magyabang. Matanda na ako eh. At wala akong ipagyayabang eh. Pero meron ako napapansin. Pero yun lang advice ko dun sa mga ibang preacher, nagtuturo. Sabi nga, bayaan mong purihin ka ng kapwa mo. Huwag mong buhatin ang sarili mo. Big amen. Oh, big amen. Pero kasing ganyan eh. Ako po ay ano. Magtayo ka na lang ng sekta mo, iglesia ni ako. Hindi siya nakaka-sorry po ha, sorry ha. Hindi naman po lahat. Ang daming mahuhusay ng mga apologists. Nandiyan sila Marvel Yasos. Nandiyan si Father Gitgano. Si Michael Talibo. Marami yan, yung mga ano. Minsan, hindi may iwasan. Hindi ko naman pwedeng pangalanan. Napapansin ko lang, meron yung iba. Para bang inaangat yung sarili, nawawala na sa sentro si Kristo. Which is wrong. Very wrong. Real talk lang bro. Hindi kailangan eh. Pero wala naman tayong tutukuyin. Ako number one, magiging successful ang apologetic field. Kailangan matuto tayo magpakababa. Hindi atin yung kapurihan pag nagtutok tayo. Kung sabihin man nila ang husay niyo po magturo, napakalinaw. Oh, praise God. Ganun lang. Salamat po sa Diyos. Ganun. Hindi sinasabi ko, pero yung nag-uumpisa ka, hindi ka pa nagtutok, nagparabang ino-offer mo yung sarili mong mag-apostulate, baka po pwede ako dyan, mahusay po ako. Alam po ninyo, nakipag-debate ako kay ganun, tinalo ko po si ganun. Teka muna, hindi po tayo iglesia ni Manalo, mga Katoliko po tayo. Alam mo, sorry ha, ako, hindi ako against sa nagdi-debate ha, kailangan yan. Kailangan niya kung talaga kailangan. Pero huwag niyong gawing bisyo ang debate. Yung konting kibot, debate tayo, konting kibot. Huwag niyong gawing pang, ano yan, yung pangkaraniwan lang, yung konting tanungan lang, hindi nag-iintindihan. O gusto mo, public debate tayo. Debate agad. Sabi ko, Marco, ito hindi naman lahat ng debate. Kung kinakailangan lang, kung kinakailangan gawin. Like for example, yung nangyari kay Father Gitgano, kay Parba, kinakailangan eh. Dahil parit ministro na ito, hindi magkaintindihan eh. Marami yan. Pero yung ibang mga aspirant at apologist na, lalo na yun sa online, konting kibot, debate tayo, public debate. Hanggang huli, makita mo, parehong Katoliko na yung magdidibate. Na sobrang. Yes. Ano ba yun? Gugulat ako dyan. Oh. Sabi ko nga, alam mo ba yung pag ubusin mo yung panahon mo sa apostolate, turuan mo yung kapwa mo Katoliko, masigit pa ang panalo mo kaysa sa nakipagdibate. Amen. Hindi ko sinasabing masama o bawal ha, kasi sinabi naman ni Apostle Pablo, pag dumating yung panahon, dapat sumagot ka, sagutin mo ang nagtatanong. Di ba? Pero as much as possible, kung minsan kasi ang debate, halimbawa, nagkaroon ng debate, kung sino yung feeling na nanalo, nawala si Kristo sa eksena, ay talo ito si A, galing ni B, o nasaan si Kristo? Nasaan si Kristo? Tama. Nice point. Diba? Nagdebate si A at saka si A. Natalo si A.
panalo si B. Sasabihin ng tao, ang galing ni A, wala yan si B, mali ang turo niyan. E teka mo na, nasa si Kristo? Ba't kayo lang ang magaling, isa hindi magaling, nasa na si Kristo? Ba't nawala yata? Ayan. Ang ganda no? Samantalang, ipokus mo yung sarili mo, aralan mo yung kapwa mo Katoliko. Panalo si Kristo dyan. Kasi hindi mo naman inaaral yung sarili mo, ang Panginoon Kristo ang pinapangaral mo. Ayun. Pero ikaw, Brad, Tatang Larry, sa experience mo, meron na ba naghamon sa'yo makipagdebate? Meron na. Ako mismo nagkahamon din. Ah, ikaw? Oh, yung isang iglesia ni Kristo, pangalanan ko na yan, si Ibong, Agilang Mandaragit yata yung pangalan niya sa Facebook. Mandaragit, oh. Pero tawag ni Brother Marco si Peppa Pig. Sorry, talaga. Sabi ko simple lang, kahit pa public debate tayo, patunayan mong sugo ng Diyos si Felix Manalo para sa kaligtasan, patutunayan ko na si Kristo ang sugo para sa kaligtasan. Yun lang ang topic. Simple lang, direkta. Ngayon, kung hindi mo kaya, pwede kong labanan ang ministro. Kahit sinong ministro. Same topic. Pero may condition ako. Mula umpisa hanggang matapos, isang version lang ng Biblia ang gagamitin. Ang pwede nating topic, sino ang sugo sa kaligtasan? Si Felix ba o si Jesus? Pangalawa, alin ba ang tunay? Simbahang Katolika o Iglesia ni Cristo 1914? Kahit pinakamataas na ministro nila, lalabanan ko. Patunayan nyo, natutuwi ang Iglesia ni Manalo. Patutunayan kong mali. Hindi, totoo. Pero may kondisyon. Isang version lang ng Biblia ang gagamitin mula umpisa hanggang matapos. Hindi pwedeng patalon-talon. Walang lalaban. Alam mo kung bakit? Bakit? Gumagamit sila ng Biblia hindi para malaman ang katotohanan. Gumagamit sila ng Biblia para i-justify na totoo sila, pero ang gagamitin nilang version yung umaayon sa kanila. Hindi sila pwedeng umayon sa Biblia. Kasi pag isang version lang, patay sila. Oo. Talo sila. Halimbawa, gawa 20-28. Para mapatunayan na sa Biblia sila, lamsa tayo. Ingatan ninyo ang sarili at buong araw, pakainin ninyo ang Iglesia. Lamsa version yun. E pag yung lamsa na yun, pag pinag-usapan natin, divinity of Christ, naniniwala si lamsa at Diyos si Kristo. Kaya pag divinity of Christ, paglipa tayo, dito tayo sa ibang version. Ayaw ko niyan, maniyang ni, mali si lamsa dyan eh. E nung pinag-usapan pangalan ng Iglesia, pagdating sa divinity of Christ, mali na si lamsa. So, ano nangyari? Selective kayo. So, hindi sila nakakalaban, Brad, ng debate na iisang version ng Biblia. So, kailangan chapsoy, no? Pag nanood, observa mo yung mga debate, brother, ha? Nung lumaban si brother, si Father Gitgano. Nung nakipag-debate si Ventilacion doon sa isang protestante, Divinity of Christ at Trinity ang topic, kay Dr. James White, James pa yun? Yeah, nakalimutan ko. Pansin mo yung Biblia. At daming mga Biblia, ang daming ano, yes. Ang daming Biblia ang ginagamit. Yes. Hindi lang 20. Bakit? Pag nagtanong sila, ano ang pangalan ng tunay na iglesia? Huwag kang kukuha ng Biblia na hindi aayon sa'yo. Kunin mo yung version na aayon sa'yo. Yun, ganun. Gumagamit sila ng Biblia, gumagamit sila ng Biblia para umayon sa kanilang aral ang Biblia. Yun ang ano nun. Yun lang naman sa akin. Kaya ako, lalaban akong debate, bakit hindi? Kahit gusto ni Eddie Boy eh. Oh, total, ito naman, napapanood sa YouTube. Oh, patunayan mo lolo mo sugo sa kaligtasan. Patutunayan ko si Jesus ang sugo. Pero isang version ng Biblia lang, hindi lalaban. Alam mo, kakatwiran nila. Eh, simple ka lang eh. Parang ulo ng pusa at ulo ng kalabaw yan eh. Kailangan yung pusa, katapat ulo lang ng pusa. Ang kalabaw, kalabaw. Oh, ganyan mga katwiran nila eh. Hindi lalaban si Eddie Boy. Naku po, Diyos ko, papuputol kong lahat ng pwedeng putulin puno. Ay, lako. Grabe, ganda na ito. Tatang Larry, paano nagbago ang iyong daily life mula nung ikaw ay naging Katoliko? May mga routines ba na ginagawa mo para sa spiritual growth mo? Oh, ako, actually ako, ngayon, matagal na to, matagal na. Pero pinapangarap ko ito, pero sana
nire-review ko maigi yung libro ng Biblia, pangunahing doktrina ng Biblia, Iglesia ni Cristo. Gusto ko talagang sagutin yun eh. Actually, pinag-aaralan ko kahit na sana man lang bago ako magpahinga. Makagawa ako ng isang libro tungkol doon. Pero inuunti-unti ko. Magdadasalanin niya, brother. Kasi maraming ano eh. Sabi ko nga, pag tinulungan ka ng Diyos, na alamin mo yung katotohanan, hindi mahihirap alamin. Sa totoo lang, ako sa pakiramdam ko, mas madali ko ngang i-repute yung aral ng Iglesia ni Cristo 1914 kasi galing ako sa loob eh. Alam ko yung pasikot nila. Halimbawa, sinabi nila, si Felix Manalo daw, sugong anghel. Pag tinanong mo, bakit naging anghel? Ang kapira nila, ang anghel, messenger of God. Tama, nasa Biblia yun. Isinusugo ng Diyos ang anghel para sa kapakinabangan ng tao. Sinusugo. Yes. Messenger of God. Tama yun, nasa Biblia. Pero ang anghel, sinusugo, mensahero. Ibig sabihin, sinabi ng Diyos sa anghel, bababa ang anghel, sasabihin sa'yo. Katulad ng ginawa kay Tobit, kay Mama Mary, di ba, si Gabriel, si Rafael, ganon, kay Tobit. Pero si Felix, hindi pwedeng maging sugong anghel. Kasi sinabi mo sugo, galing sa Diyos, messenger of God. Ang anghel, sinusugo. Ito, malinaw ha, pag natataanin ko, ang anghel, sinusugo. Pero hindi lahat na sugo, anghel. Si Felix Manalo, sugo daw. Dahil ang meaning daw ng sugo, angel. Because angel is a messenger. Pag sinabing messenger, para kang Department of Foreign Affairs Secretary. Halimbawa po, ngayon, si Bongbong. Adrian, ikaw ang Foreign Secretary, tatawagin ka ni Bongbong. Halimbawa ko lang. Sasabihin sa'yo, Secretary Adrian, Foreign Affairs ka, punta ka sa China, kausapin mo yung Presidente ron. Anong tawag sa'yo? Sugo. Mensahero. Yeah. Ganun ang ama. Katawagin niya si Gabriel, puntahan mo si Maria, sabi mo maglilihis siya, magbubuntis, manganganak siya ng lalaki, tatawagin Jesus. Ang gagawin ni Gabriel, pupunta kay Maria. Tinawag ng Diyos si Tobit sa lumang tipan. Sabi niya kay Rafael, Rafael, puntahan mo si Tobit. May sakit siya, sabi mo, pinapunta kita para pagalingin mo siya. Ngayon, sabi ko si Felix, sugo, nagkiklaim na anghel. Ano sinabi sa kanya ng ama para sabihin sa akin? Pag sinabi mo magtayo ng iglesia, hindi pwede. Kasi sinugo nga ng ama si Kristo eh. Sabi sa Mateo 16:18, sabi ni Kristo, tatayo ko ang aking iglesia, I will build my church. O saan siya sugo? Sa kaligtasan, eh lalong hindi na. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga sabi ko, ako isa lang pambasag ko dyan eh, yung 2 Corinthians 11:14. Oo. Sabi nga eh, na magtataka si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Diba? Sabi ni Felix, yan sugong anghel. Huwag na tayo magtaka, hindi na bago yan. Si Satanas nga mismo eh, nagpapanggap na anghel eh. Mas maganda yung karugtong eh. Hindi malaking bagay ang magkunwari. Maging ang kanya mga ministro. Hindi si Felix tinutukoy ko, brother ha. May ministro pala si Satanas. Pakibasa po yung mga nakikinig. Ikalawang Korinto 11:14-15. Yan po ang hula kay Felix. Kasama ang kanya mga ministro. So paano mo ngayon sasabing may kaligtasan ka dyan? Paano mong sasabing may kaligtasan ka dyan? Bakit mo inaagaw? Kasi ito simpleng paliwanag. Halimbawa ikaw, Brother Adrian, mag-iglesia ka ni Kristo. Mag-iglesia ka. Pero hindi ka maniniwala si Felix, sugo ng Diyos, hindi ka rin maliligtas. So, lumalabas, ang sugo para sa kaligtasan, si Felix. Kasi mag-iiglesia ako, pero hindi ako maniniwala sugo si Felix ng Diyos. Hindi ka maliligtas. So, kailangan pala, tatay mo, para maligtas ka, sugo, para sa ligtasan si Felix, Kristo. Ano pa ang papel ng ating Panginoong Hesukristo? Kung siya'y sugo para sa kaligtasan, ano pa? Ba't nagpakamatay pa sa krus ang ating Panginoong Hesukristo? Tama. E kung ay kaliligtas mo naman, maniwala pala kay Felix. Yun ang sinasabi ko. Maraming loopholes yung aral nila. Marami. Kahit sa abuloy yan, napakarami. Thank you. Dahil marami sa atin, at least mga nanonood ngayon, mas maliliwanagan sa
confusion na yan, no? So, ang ganda ng mga sinasabi mo, bro. At meron ka bang mga certain devotion sa ating Catholic faith? Ginagawa mo, nagpapalago sa iyong pananampalataya? Ako naman kasi, sa ngayon, siyempre, ginagampanan ko yung nagsisimba ako every Sunday. Mm-hmm. Ang ano ko kasi, talagang, sabi nga, lahat ng santo, hinihinga natin ng tulong, no? Mm-hmm. Hindi sinasamba, hinihinga ng tulong. Yan, baka magkamali ako eh, matiwalag ako eh, sa Katoliko. Hinihinga natin ng tulong. Pero ako talaga, ang ever since nung matuto na akong manikluhod, humingi ng tulong sa mga banal na tao, ang talagang puntahan ko Quiapo at Baclaran. Mm. Yeah, alam ni Marco yan. Alam ni Brother Marco yan. Batang Quiapo. Well, hindi na kaya physically yung mag-ano pa ako, yung sa Nazareno siyempre. Ah, yung tatanda na ako para sa ganun. Pero yun ang ano ko, parang yun yung nagpapalakas sa akin. And of course, number one siyempre, Mama Mary. Si Mama Mary, number one, napaka-effective. Kahit sa akin na, kahit yung, ito, totoo to, yung financial needs. Alam mo yun, yung, I'm so worried ngayon dahil may pangangailangan ako bukas. Mabait si Mama Mary. Kinabukasan, biglang may tatawag. Pare, punta ka, may papatrabaho ako sa'yo, ganun. Alam mo, iisip ko, sipin mo ilang araw ako na i-stressan ako kukuha, biglang magdadasal ako, biglang bukas mayroon na magtatawag sa akin yung isang boss ko. Totoo yan. Lagi ko na, ano yun, yung, ano may tawag ko doon, oras di peligro. O, yung ganun. God is our provider at pinapadaan niya yun sa ating mga, yan, si Mama Mary, sa ating mga Catholic saints. Eh, minsan sinasabi ko, siguro binibiro ako ni Buro sa taas saka ng ama. Talagang ini-stress muna ako para maging dasalin ako. Pero ibibigay din naman. Parang ganon. Para mang dapat paghirapan mo. Huwag yung gusto mo, alam mo ba, isusubo na lang sa'yo. Hindi ganon siguro. Ano, totoo yun. Kaya sabi ko nga, pag marunong ka palang magdasal, daldal ka ng dal, matuto ka rin makinig. Huwag yung ikaw lang. Diba? Yung humihingi ka, daldal ka ng daldal. That may time na dapat tatahimik ka rin. Pakinggan mo si Lord. Mag-antay ka muna. Oo. Tama. Tatang Larry, bakit mo mahal ngayon ang pagiging Katoliko? Sa akin, ano eh, napakasimple lang naman ang sagot ko dyan eh. Unang-una, nalaman ko ito yung totoo. Wala na akong doubt eh, sa aral eh. Wala na eh. Sabi nga, kung sinabi ng Diyos na mahalin mo ang katawan mo dahil yan ang templo ng Diyos, pero mo kalimutan, mas mahalin mo ang kaluluwa mo. Mahalin mo ang kaluluwa mo. Dahil yung physical body mo, iingatan mo yan bilang templo ng Diyos. Pero yung kaluluwa mo, yan yung buhay mong everlasting nandiyan eh, sa kaluluwa mong yan eh. Hmm. Ang katawan mo pwedeng mag-suffer, di ba? Masasaktan, mamamatay. Pero wagahan tong na ang mamamatay sa ginagawa mo, yung kaluluwa mo. Kasi may ginagawa tayong pwedeng makapatay ng kaluluwa natin eh. Amen. Yun ang nakakatakot. So being a Catholic, alam mo yung hangganan nang dapat mong sabihin, alam mo yung hangganan nang dapat mong gawin, alam mo yung hangganan nang dapat mong sundin. Hindi lang yun para alagaan mo yung physical na katawan mo. Ang importante doon, at yun naman yung layunin ng simbahan, ingatan yung kaluluwa mo. Hmm. Kaya nga tayo, umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita, di ba? That's faith. Faith. That's faith. Ngayon, pag nakita mo ang kaluluwa ng tao, hindi faith yun. Faith healer ka. Pag nakita mo yung kaluluwa ng kapwa mo. Di ba? Wow. So, yun ang ano, yun sa akin, kaya mahal ko yung pagiging Katoliko, nalaman ko, yung destinasyon pala ng buhay ko, hindi lang yung physical na sitwasyon ko. Kasi sa pinanggalingan ko, kapag para bang ang panalangin, Ama, pagpalain mo kami, bigyan mo kami ng saganang buhay, para bang purong physical na lang, yung mga hindi masama na guminhawa ang buhay. Take note mga kapanalig na nakikinig,
Mas magandang maginawa ang buhay, marami kang matutulungan. Pero huwag kang didepende masyado sa material. Amen. Yung sa pinanggalingan ko, pag ikaw mayaman, sobrang pinagpala ka ng Diyos. Hindi po yun ang batayan ng pagpapala. Tandaan nyo, ang gumagawa ng mabuti may mansyon. Ang nagbebenta ng shabu may mansyon din. So hindi mo pwede sabihin yung nagtitinda ng shabu, pinagpapala ng Diyos yan. Iba nagpapala dyan. Ang Katoliko, maraming malalaking simbahan yan. Di ba? Pero itong kabila, mas malalaki, bago. Para din yan, yung nagtrabaho at yung nagbenta ng shabu. Ikumpara mo na lang kung saan nanggagaling yung yaman. Ganon din tayo sa atin sa tao. Hindi lahat ng material ay batayan ng pagpapala. Correct. Peace of mind. Enjoy. Peace of mind. Pero hindi masama yung yumaman, ha? Katulad mo, alam ko, mayaman ka na ngayon. Ito nga ako papa sa'yo, Adrian. Mayaman siya ng pamahalan, Diyos. Meron pa bang pinaka-good provider aside from God? Wala na. Siya lang. Wala, hey, imposible. Ano ang opinion mo sa mga controversial na issue na kinaharap ng simbahang Katoliko tulad ng clerical abuse? Simple lang naman yan. Pag pinag-aralan mo ang truth charts, apat lang naman yan, di ba? One, tapos holy, apostolic, Catholic, universal. Doon tayo pumunta sa isa, holy. Holy. Ang pagkaintindi ng iba, pag Katoliko, banal daw. Kasi holy, di ba? Isa-isa katangian. Pero tatandaan po natin ang simbahan, kaya tinawag na banal, hindi dahil sa miyembro, dahil yung nagtayo, banal. Banal. Kasi kung lahat ng tao ay banal, hindi na kailangan ang simbahang magpapabanal. Kasi nga sabi ni Kristo, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ibig sabihin, hindi tayo banal. Dahil kung banal tayo, hindi magtatayo si Kristo ng lugar na dapat kang magpakabanal at doon ka babanalin. Ngayon, ako, being a Catholic, nakakarinig ako ng mga gano'n, yung mga abuses na nagagawa ng ibang sabi natin mga pare or kung sino man. Tatandaan po natin, ang pare, nung ordinahan niya, hindi yan naging si Superman. Katulad pa rin nating tao yan na pwedeng magkamali. Katulad pa rin natin yan, taong pwedeng magkamali. Pero kung magkakamali siya, kung pare man siya, hindi tayo ang right authority para hatulan siya. Kaya nga, kahit ang bishop, ang mga obispo, pag nagkakasala ang pare, inilalayo yan sa lugar ng pinagkasalanan niya. Yung pinagawa niya ng kasalanan, hindi para itago. Ilagay siya sa lugar na pwede niyang baguhin yung maling ginagawa niya. Yun ang purpose niya. Kaya lang yung iba na may misinterpret, kinukonsinti daw, di ba? Ay, tinatago daw. Hindi po ganun yun. Tandaan natin, kaya yan inilalayo kung saan siya nakagawa ng pagkakasala para baguhin siya. Simple lang yan. Yung bata, naglaro ng, nagpunta dun sa may kalan na may mga baga. Napaso yung bata. Pababayaan mo ba yung bata doon para matutong umiwas? Hindi. Ilalayo mo yung bata doon sa apoy, sa baga. Ilagay mo siya doon sa safety siya, doon mo siya aralan. Huwag mong hahawakan ng baga, mapapaso ka dyan. Ganun din po yun. Ang nagiging problema kasi natin, tayo mismo katoliko na mapaghatol, ay binabantayan po tayo ng mga impacto, ng mga hindi po katoliko. Ayan ang binabantayan nila sa atin, may magkamaling pari. Alam niyo ba yun? Gatuldok na pagkakamali, nakmo po, pinalaki na yan. How much more kung malaking pagkakamali? Pero kahit malaking pagkakamali pa rin, being a Catholic, huwag kang makihalubilo sa paghatol. Ang gagawin mo lang, ipagdasal mo ang nagkamali. Ipagdasal mo ang simbahan. Ipagdasal mo ang obispo. Ipagdasal mo ang Santo Padre. Pero makikisawsaw ka sa paghatol, sa social media mo pa, kung nagkasala ang pare, mas malaki ang nagiging kasalanan mo sa paghatol. Pabaya mo sa Diyos yung paghatol. Kung yung pare natanggal sa pagkapare, huwag ka matuwa, malungkot ka. Recently, may nangyari. May nabalita. Pasya ng Diyos yun. Pero kung yung pare hindi natanggal sa pagkapare, huwag kang aalis sa Katoliko dahil nandun pa rin yung pare. Diyos
Siyang nagpas niya ang nakili si Ron. Kasi ikaw nga alis, makasalanan na niya nung pare. Yun lang sa akin, brother, ha. Wala naman talagang perfect. May alam ako yung kaklasiko si Alan Perfecto, kaklasiko nung elementary. Yung ayan, baka nanonood yun ha, sa abroad yun eh. Hello, Alan Perfecto. Oh, yan. Oh, alam mo kung eskwela, Perfecto School, baka sa kanya pa yan, ha? Yun lang naman ang sa akin. Hindi kasiraan ng buong katawan yung kasalanan ng iisang bahagi. Hindi. Hindi normal na magkasala. I mean, hindi normal na kusa mong gawin yung pagkakasala, rather. Tama. Hindi normal na kusa mong gawin. Pero tandaan natin, ang tao sa pasimula pa lang ng paglikha, naging alipin ang tao ng kasalanan. Kasi kung tayo hindi makasalanan, walang Kristong ipapako sa krus eh. Hindi natin nakala ng Savior. Hindi na. Dahil nga sa sobrang kasalanan ng tao eh, hindi na nga tinanggap ng Diyos yung unang offering ng mga tao sa lumang tipan eh. Oo. Hindi mo naibig ang mga handog, kaya inihanda mo, pinaganda mo ako ng katawan, sabi ni Kristo. So ikaw ang magiging handog, sabi ng Ama. Kasi malala na ang sitwasyon. So kasama sa paglalakbay ng simbahan yung mga ganyan eh. Kasama yan. Kasi wala naman binabantayan si Satanas, kundi ang magkamali ang simbahan. Mga leader. Oh, yun naman ang aim ni Satanas, ibagsak ang simbahan. Ibagsak. Pero hindi siya nagtatagumpay. Di ba? Na pa lang, pangako na ni Jesus yan eh, that even the gates of hell cannot prevail this church. Oh, Brad, hindi pa buo ang Biblia, wala pa sa hinagat na magkakaroon ng bagong tipan. Oh. Ang Kristyanismo, inuuga na ni Satanas ang mga lingkod ng Diyos, inaatake na. Oh. Eh, lalo ngayong modern time, mas maraming kasangkapan. Tama. Marami. Oh, kaya nga ako, sabi ko. Ah, sige, sorry. Go. Sige, bro. Minsan sabi ko, minsan kasama mo pa sa Katoliko. Ay, ayun. Saka ako sa akin ano, being a new Catholic, nagpapasalamat ako, maraming masigasig na mga Katoliko na mga nasa social media. Yan katulad mo, isa ka na diyan, yung mga katulad yung ilang mga apologists, sila Hams Kirey. Marami yan, yung sila Wendell Talibong na yan, sila Tata Rosal, yung mga nasa social media, at least nakikipagsabayan tayo. Sa totoo lang, mas marami pang view tayong mga Katoliko kaysa doon sa tamang daan ba yun? Oo, tamang daan, yung sa Iglesia ni Cristo 1914, misa sila lolokohan doon eh, tignan mo yung kuming, sila lang. Oo, walang Katolikong pumapasok. Di ba? Dapat patukin ang Katoliko yon. Mga sino nga. Pansinin mo, walang pumapasok. Kumbaga, patulan mo pa yan. Bayaan mo sila maglokohan yan. Ako, nagpupurihan sila dun sa mga vlog site nila. Sila lang. Pero yung mga atin, yung mga Katoliko, may papasok na iglesia dyan. Titirahin tayo. Di ba? Murahin ka pa. May maghahamon pa, may magbabanta. Eh minsan natawa nga ako doon sa kwento eh. Yung bakit tayo mga Katoliko may mga exorcist pa, papalayas ng demonyo. Hindi totoo yan. Sa amin sa iglesia, wala yan. Sabi ko, hindi nyo naman kailangan ng exorcism. Kasi kasakasama nyo yan araw-araw. Ay, Diyos ko po. Sorry. Ay, naka. Entertain natin yung mga question na mga nagtanong, yung sabi mo nga kanina. Sige. Hello mga ka-faith, if you want to support the ministry of Sis Carmela, para bilin po ang kanyang gawang beeswax candle. And kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo finoforce na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle. Kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number
na makikita nyo dito sa screen. Okay, so paki-text or paki-viber na lang po siya. And also, maraming salamat pa rin sa inyong suporta sa ating mga merchandise item sa Adrian Milag Store. Okay, so available pa rin ang ating mga merchandise item sa Shopee and sa Merchiful. Nasa link po sa baba ng video na to, yung details kung saan kayo pwedeng mag-avail ng ating mga merchandise item. Pinagtanong dito, sabi ni Iron Lead, Adrian Milag, ako po ay Katoliko. Tanong ko lang po kay Tatang Larry. Kapatid na Adrian, may rebulto ba ni Manalo sa Central Musileo nila at kailangan bang yumuko doon? Salamat po. Ay, ito ha. Maganda yung tanong. May rebulto si Manalo sa Central at may nakalagay. May nakalagay. Oo. Oh. Huwag sasambahin. Okay. Parang pa yun. Ang rebulto nito ay bilang pag-alala, bla bla bla, huwag sasambahin or hindi dapat sambahin. Sa EDSA, pag pumunta ka, huwag tumawid, nakamamatay. Marami kang namamatay sa EDSA na nasasagasaan. Meron o wala? Meron. Bakit matay? Nasagasaan. No. Kaya ang nakalagay sa EDSA, huwag tatawid, nakamamatay. Kaya nilagay yon dahil may tumatawid na nasagasaan. Tama? Eh bakit nila nilagyan yung rebulto ni Felix na huwag sasambahin? Ibig sabihin, may mga iglesyang ang aktuasyon sumasamba na halos kay Felix. Wala silang aral. Pero makikita may aktuasyon yung kilos. Oh. 'Di ba? Kaya inilimpawa ko yung EDSA eh. Huwag tatawid na kamamatay. May namamatay ba? Meron. Bakit? Namatay. Tumawid. Kay Felix na rebulto talaga ay huwag sasambahin. Para simple lang yan. Tayo mga lalaki, huwag umihi dito. Bakit nilagay yon? Kasi may umihi. Oh, pati nilagay yung rebulto, huwag sasambahin. Kasi may sumasamba. Gano'n kasimple lang. Gano'n kasimple. Although walang official na aral. Pero hindi nila ma-admit yung sobrang admirasyon nila sa rebulto ni Felix. Pero pag tayo yun, pag sabihin nun, yes. So bakit pag nilalagyan nila ng bulaklak? May nagtatayo dyan. Hindi ko na matandaan. Nakita ko. Kasalanan po ba? Bibili tayo ng bulaklak sa pagita. Iaalay natin sa mga parang meron yan eh. Nakita ko kanina. O talagang ko ng iglesia. Bakit pag birthday ni Felix Manalo, nag-aalay kayo ng bulaklak? Pag kami nag-aalay ng bulaklak sa imahe ng Nazareno o ni Mama Mary pag samba, ba't pag kayo hindi? Paano siya si Rizal? Pag numayo rito yung mga foreign dignitaries, unang pupuntahan, hindi Malacañan. Maglalagay ng bulaklak kayo si Rizal. Ano yung sinamba si Jose Rizal? Tama. Nila. Ito yun, tanong yun ni Mario Mea. Tanong ko lang po sana kay Tatang Larry dahil po sa lagi kung naririnig sa iba't ibang sekta, ay talaga ba hindi tayo nagkakasala sa pagtangkilik sa mga imahe? Kasi pag bumibili ako ng sampagita at sasabit ko sa imahe, napapaisip ako na di kaya ako nagkakasala. Yun lang. Hindi naman. Hindi, wala. Wala ka mababasa sa Bibliyang huwag ka maglagay ng bulaklak sa imahe. Wala namang ganun. Yeah, kung sinabi sa Bibliya, huwag mong lalagyan ng bulaklak sapagkat yan ay pagsamba. Ibang usapan yan. Oo. So, sila nagbibigay ng pakahulugan doon sa aktuasyon mo. Pero pag sila, okay lang. Walang masama doon. Oo, di ba pag nanliligaw ka, binibigyan mo bulaklak yung nililigaw mo, ilig sabi, sinasamba mo siya. Ganun ba yun? Pagpupunta tayo sa patay, nagdadala tayo bulaklak, eh di lalo na ikakasal pa lang, puro bulaklak. Di ba? Hindi po yun. Hindi yun. Wala. Ano, Mario, wala yun. Tama. Hindi ako nagkakamali. Ito si Mario, taga-Tagig to. Para taga-Tagig. Kaya naman pala siya. Parang, oo. Friend kami, actually, friend kami sa Facebook niyan eh. Nakita niya yung ano mo, parang in-advertise mo eh. Oo. Kasi friend. Si Jomar Talaman Marcos. Tanong ko lang po, brother, based sa Bible, meron bang kasalanang hindi mapapatawad magpakailanman? Yun ay kasalanan sa Holy Spirit. Anong uring kasalanan sa Holy Spirit ang hindi mapapatawad?
Okay. Kasi alam mo, pag sinabi nating Holy Spirit, meron kasing mga part sa Bible, brother, na kung magkakasala ka sa anak, so tinutukoy ang ating Panginoon Jesus Kristo, pwede kang patawarin. Hmm. Pero pag nagkasala ka sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Sabi nga eh, parang hanggang sa ikapitong saling lahi ng angkan mo eh, hindi ka patatawarin. Katandaan po natin mga kapanalig, ang Espiritu Santo po ay nagsisilbing gabay para sa atin. No? Gabay. Kasi, kumbaga dumarating sa atin yung kaalaman, yung pananampalataya, yung kagalingan, physical, spiritual, through the Holy Spirit. Hmm. Ang number one na wag mong gagawin, yung magsasalita ka against the Holy Spirit. Hmm. Tandaan natin, ang Trinity, binubuo yan ng tatlong persona. One of them is the Holy Spirit. Yes. So, pag nagsasalita ka against God, nagsasalita ka ng laban sa Holy Spirit. Katulad yung ginawa ni, hindi ko hinahatulan, sinasabi ko lang. Katulad nung ginawa ni, ano, pura, ano ba yun? Pura Luca Vega. Oh, ayan. Napaka-blasphemous nung ginawa niyang yun. No? Grabe yun. So, sabi nga ako, sinasabi ko, ipagpasadyos na lang natin ang ginawang yun ni Pura Luca. Lahat ng bagay na gagawin natin, nataliwas. Nataliwas sa utos ng Diyos, pagkakasala yun sa Espiritu Santo. Sabi nga doon sa gawa, ito, ikukot ko lang yung 751 ng gawa, kayong matitigas ang ulo at di, ano ko na yun ha, i-omit ko na yung term kasi medyo ano yun, although kayong mga di, ang mga puso, mga tenga, kayo'y mga nagsisisalangsang sa Espiritu Santo kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Hmm. So, pag binigyan mo ng emphasis itong 751, ang tinutukoy dito, yung matitigas ang ulo. So, kapag masuwayin ka sa utos ng Diyos, napipighati ang Espiritu Santo. Kapag paulit-ulit mo na ginagawa ang isang bagay, napipigati ang Espiritu Santo. Tandaan mo, nangangang Panginoong Hesus Kristo umakyat sa langit, sabi niya, huwag kayo mag-alala. Ang pag-alis ko makakabuti. Paparito ang Espiritu Santo upang maging gabay ninyo. Pag sinabing gabay, siya magtuturo sa iyo ng dapat mong gawin. Kaya nga gabay siya, di ba? Hmm. Pero ang ginagawa mo, kabaligtaran, doon sa iniuutos ng Diyos na gawin mo, ang napipigati mo ang Espiritu Santo, kumbaga siya yung immediate contact natin para magkaroon tayo ng connection sa Diyos. Siya yung isinugo sa atin. Kahit ang Ama, ganun din. Ang ginagamit niya, kumbaga through channel, through that Holy Spirit. Kaya lahat ng ginagawa natin laban sa Diyos, napipigati natin ang Espiritu Santo. Lahat yan. Hmm. Ang ganda nun, bro, brother. Not necessarily in particular against the Holy Spirit. Against the Holy Spirit, against the Father and the Son. Kasi iisa lang naman yan eh. Mm. Iisa lang yan, tandaan natin. Iisa yan sa pagka-Diyos. Bagamat may... Kaya hindi natin pwede sabihin tatlo Diyos eh. Ay, inaway ko lang Espiritu Santo, hindi ko inaway ang Ama at ang Anak. Hindi po pwede po yun. Iisa lang ang Diyos. Oo, iisa ang Diyos. Tandaan po natin yun. Kaya pag nakipagkagalit ka sa Espiritu Santo, kagalit mo ang Diyos. Yes. Iisa ka pagka-Diyos. Yan. Oh, sige, sorry. Ipahapon ko yung Hebrew 10:29, sabi dyan, no? Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo nang tipan na nagpapabanal sa kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya. Nakita na ninyo? Kapag ang ating Panginoong Hesukristo, hindi mo tinatanggap, hindi sapat ang iyong pagkilala, itinuturing na pagyurak yan sa Espiritu Santo. Halimbawa, si Kristo, ang Panginoon, Diyos, tao lang yan. Tao lang yan. Niyuyurakan mo, ang napipigati mo ang Espiritu Santo. Kasi binigay niya ang Espiritu Santo
binigay sa'yo ni Kristo yan para gabay mo yan. Mm. Tapos ituturo mo, no, hindi ayon. Hindi ayon. So, walang particular. Lahat ng bagay na lihis, ipagkakasala. Ayun lang po, yung nga masasabi ko, anumang bagay na taliwas sa utos ng Diyos, eh napipigati po natin. Lalo na yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Nakikipag-away ka na yan sa Espiritu Santo. Apo. Ayan, may, at yung tanong ni Jopa, ang tanong ko po ay, paano maiwasan ng mga kapwa ko Katoliko ang namalinlang ng dating kinaniba ni Tatang Larry? Ano po kaya ang best advice niya? Ako, sa akin, pag-aralan niyo po maigi ang aral ng simbahan. Mm. Kung, kasi alam niyo, minsan nalulungkot ako pag mayroong mga ina-announce sa mga parokya, yung mga Bible study. Mm. Ang tatamad ng Katoliko, sorry po ah. Ang tatamad. Oh. Pero kahit may trabaho pa sa opisina, nagmamadaling umuwi para manood ang mapanood yung batang Quiapo. Mm. Kahit na hindi mo na kumain pagdating ng bahay, gutom na gutom, papanoorin yung batang Quiapo. Pero pag inimbitahan mo, one week advance, meron po tayong halimbawa, apologetic session, study, Bible study sa simbahan, hindi pupunta. Kaya maraming Katoliko eh. Madali tayong nabibiktima eh. So, simple lang po. Kahit basahin natin lahat ng verses regarding sa mga teachings, hindi nyo naman pag-aaralan useless. So, kung ang tanong, direkta, paano tayo hindi mabibiktima, pag-aralan mo. Huwag ka magtatanong kay Suriano, patay na yun. No? Hindi ka na makakapagtanong. Lalo huwag ka magtanong sa ministro ni Manalo. Hindi ka sasagutin ng tama. Kung may doubt ka o meron kang hindi naintindihan, may pare, puntahan mo yung pare, tanungin mo yung hindi mo naiintindihan. Huwag ka pupunta sa mga pastor. Hmm. Ayun lang. Pero kasimple lang yung brother. Apo. Yeah, at magtanong kayo kay Tatang Larry, di ba? Yan. Kung sagutin, okay lang po. Sabi ko, yung pagiging matatag na Katoliko, kailangan lang yung common sense. Common sense. Tama. Huwag po tayong tulad sa Iglesia ni Cristo 1914. Puro common, walang sense. Ha? Common sense lang. Ano ka, hindi mabibiktima? Di pag-aralan mo yung aral mo. Oh, para may pansasagot ka. Tama. Ganun lang naman. Common sense lang yung kailangan. Back to basic, di ba? Yung kung tanong, tanong mo sa tamang tao. Oo, kung masakit ang ipin mo, huwag ka magtatanong sa karpintero, sa dentista ka magtanong. Tama, correct. Hindi mo, no? Tanong ka sa bumbero, nasasabihin sa'yo ng bumbero. Ay, lako. Kasi napapansin ko, Tatang Larry, pag tayong mga Katoliko, especially mga nominal Catholics, pag binasaan ng Biblia, natataranta na. Parang nayayanin na kagad eh, di ba? Kumbaga parang madali sila ma-persuade. Ay, oo nga no. Parang porket sobrang galing kabisado yung verse, galing magsalita, parang tingin nila tama at totoo na yung sinasabi nung lalo na pinag-deliver eh. Yung may mga diin. Oo. Yung sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili. At ang Iglesia ni Cristo. Ano po ang maliligtas? Iglesia ni Cristo. Hindi po sinabing Katoliko. Patay. Nagugulat. Oo nga. So, ang ma-advise mo doon, Tatang, ano yung mga reference na pwede nilang basahin or tingin mo makakatulong sa kanila? Siguro ano? Merong, kasi very limited lang naman yung katikisim na Tagalog. Pumunta sila sa St. Paul, marami yan kahit sa SM. Yung katisismo para sa Katolikong Pilipino. Alam mo yun, manipis lang yun. Oo, parang ano na siya, yung summarize na siya. Oh yes, parang may bamboo yung paligid na gano'n. Ayun. Tapos bumili sila ng Bible. Ngayon, kung parang sabi nila boring magbasa ng Bible, ito meron ng Catholic version nito. Alam ko yan. Ang Bible kasi New Testament, ngayon Old Testament na. Ito na yung kumpleto, may ano, Deuterocanonico.
yung 7 books. Oh. Catholic version na to. Pinoy version. Wow. Saan meron yan, Tatang Larry? St. Paul? Nung muli ako nag-inquire sa St. Paul, wala pa eh. Pero ako galing kasi ito sa Philippine Bible Society. Pero may online. May online natin. Type nyo lang po ang Bible Pinoy version, tapos yeah, lagyan nyo / Catholic version. Kasi may Protestant version. Lalagay ko yan sa link. Ang Bible Pinoy version / Catholic version. Napakagandang basahin. Tapos meron kayong yung katisismo para sa Katolikong Pilipino. Ayun na. Magandang basahin. Hindi totoo yung sinasabi naman na lista, huwag ka magbabasa ng Biblia pag hindi ka ministro, baka iligaw ka raw, wala kang gabay ng Espiritu Santo. Hindi po, pwede tayo magbasa ng Biblia. Strategy. Kaya lang, huwag natin bibigyan ng sariling interpretasyon, sasabayan natin ng katisismo. Yung Catechism of the Catholic Church, o yung tinatawag na katisismo para sa Katolikong Pilipino, naka-ano po doon, note yung mga verses na reference ng particular na aral. Saan ka papunta sa Biblia? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ganun lang po ang paraan ng pag-aaral. Ayun. At Tataglari, ang style ko hanggang ngayon. Yes, sobrang malaking tulong nito sa ating mga viewers na nanonood. At baka meron kang gustong i-promote sa ating mga ka-faith, mga kapanalig na sumusubaybay sa iyo ngayong panahon na ito. Sa akin po, sana po subaybayan po ninyo, ipagpatuloy rather, dun sa mga hindi pa nakakaalam, ping araw po ng Linggo, alas 2 ng hapon, Apologetica, ang pagtatanggol sa pananampalataya. 17 taon na po tayo dyan, kami po ni ang main host po dyan, si Brother Marco Evangelista, ako po ang co-host niya. So, para po matutunan po natin, dito po pinipilit namin, Brother Adrian, na pag-aralan yung kagandahan ng aral ng simbahan sa simpleng paraan. Sinisimplified namin. Alam mo kasi, preach ka, pag masyadong malalim, minsan nalilito yung mga Katoliko eh. So, kumbaga, pinipilit namin i-simplified lang para mas madaling maunawaan ng mga kapwa nating Kristiyano Katoliko. So, again, every Sunday 2 p.m. Mag-ano po kayo sa Facebook GZRB846 live stream. Every Sunday. Kaya kung gusto niyo pong mapanood yung mga previous na mga video, type niyo lang po sa YouTube Apologetica TV. Nandun po lahat. At saka yung palataya. Panayam Palataya ng TV Maria. Yun. Ilalagay ko yung mga link niyan para mas madali nilang sige, brother. Ayan. And any last word closing sa ating mga ka-faith at kapanalig na nanonood ngayong araw na to? Sa lahat po ng mga taga-subaybay ni Brother Adrian, maraming salamat po sa inyong lahat. Marami kang taga-subaybay na naging taga-subaybay na rin namin sa Radio Veritas, especially yung last na interview namin sa iyo. So maraming salamat po, Brother Adrian. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng pagkakataon na maging bahagi ng iyong vlog sa araw na ito. At siyempre, of course, thank you very much kay Brother Marco. Maraming salamat, Brad. Brother Marco. Okay, Ingin, thank you very much, Ingin. Love you so much. God bless you always. At sana po, mga kapanalig, pag nagdasal po kayo, isama po ninyo ako. Ganon din po ako, pagdadasal po kayo. Ipagdasal natin ang isa't isa, sapagkat ito lang po yung tanging paraan para tayo maging matibay sa ating pananampalataya. Tatandaan po natin, minsan lang tayo tatawagin sa ganitong pananampalataya. Minsan lang. At ito'y para magpakailanman. Kaya wag na po nating sasayangin. Maraming salamat po. Muli, thank you, Adrian. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Ito po si Tatang Larry Malyari. Magandang araw po.
ako po ay laging nagsasabing salamat po at sumainyo ang katotohanan. God bless us all. Amen. At brother, pwede bang i-lead mo kami with a closing prayer kung okay lang? Ayan. Okay po, sige po. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay ng ganitong pagkakataon na ginagamit mo ang iyong mga lingkod sa pangunguna po ni Brother Adrian at ang inyong lingkod na si Tatang Larry. Sana po ang mga napag-usapan namin ay makapagbigay linaw at makatulong sa aming mga kapanalig upang manatili sa pananampalataya, sa tunay at iisang simbahang itinatag ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ipagkaloob mo po sa amin ang matibay na pananampalataya, ang kalusugan, ang mahabang buhay, yes, ang aming pangangailangan, mga pangangailangan at higit po sa lahat. Panginoon, tulungan mo po kami sa araw-araw na sana ang aming puso ay laging nananabik sa iyong katotohanan. Umaasa po kaming didinggin mo ang aming mga dalangin kasama ng panalangin ng aming mahal na inang Birheng Maria at lahat ng mga banal. Hinihingi po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming tanging tagapagligtas. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. So maraming salamat Tatang Larry sa opportunity na to at rest assured na ikaw ay lagi naming pagdadasal. At I'm sure marami sa ating mga ka-faith ang sobrang na-inspired na bless sa mga binahagi mo. So sa muli sa ating pagkikita, thank you so much Tatang Larry. God bless. Salamat. Bye-bye po. Salamat. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.